Gagawin ko lahat, Daven. Please, mahalin mo lang ako. Kulang na lang ay lumuhod sa harap niya ang babae. Nang sabihin niyang tapos na siya sa pakikipaglaro ng apoy dito. Sa umpisa pa lang ay may kasunduan na tayo, Ayana. It's Faye, not Ayana. Galit na pagtatama nito sa kanya. Whatever your name is, I don't care. Umalis ka na. At kung ano man ang mayroon tayo noon, it's just a last. At alam mo yun sa una pa lang. Kaya umalis ka na. Tinuro niya pang exit door ng bar para talagang umalis na ito at tantanan na siya. Kasalukuyan siyang nasa bar na pag-aari ng kapatid niya. Dito siya palagi nagpupunta pagkatapos ng trabaho niya. Tinawag niya nga itong second home. Prante siyang nakaupo habang nakadekwatro at tila walang pakialam sa babaeng umiiyak ngayon sa harapan niya. How dare you to do this to me? Matapos kong ibigay sa'yo lahat, itatapo mo lang ngayong sawa ka na? Bumaling pa kaliwa ang mukha niya nang malakas na dumapo sa pisngi niya ang palad nito. Rinig niya ang pagsinghap ng dalawang lalaking kasama niya. Siguro ay hindi inaasahan ng mga ito ang gagawin ng dalaga. Mahina siyang napamura habang inihimas ang nasaktang pisngi. Pagkunoy binalingan ng masamang tingin ang babae. Umalis ka na. O baka gusto mong ipakalagkad pa kita sa gwardiya. This time ay kahihimigan na rin ng galit ang boses niya. Napatayo pa nga siya sa sobrang pagpipigil na huwag itong gantihan. Ugali niya lang manakit ng damdamin ng babae. Pero hindi niya hinahayaan na umabot pa ng pisikal. Padabog ng tinalikuran sila nito at lumabas ng pinto. Nagumawa pa ng malakas na ingay. Nasa second floor sila ng bar, kung nasaan ang kanilang VIP room. Mas gusto nilang dito pumwesto kaysa ang makihalubilo sa maraming tao sa first floor. Akala ko pare, papatulan mo na. Tumatawang napapailing na lang si Gared na mapagsolo silang tatlo. Ano, masakit bang masampal? Dagdag naman ni Jansen. Si Gared at Jansen ang matalik niyang barkada na kasama niya ng mga bata pa lang sila. Kaya naman halos alam na nila ang likaw na bituka ng isa't isa. At hindi na rin bago sa mga ito ang nangyaring aksena kanina. Napuno ng tawanan at asaran ng silid. Buong oras ay nagiinom at kwentuhan lamang sila ng nangyari sa buhay nila sa maghapon. Hindi nila inaalala ang bukas dahil Linggo naman at wala silang mga trabaho. May naisip ako. Maya-maya ay tura ni Gared na talagang napapitik pa sa hangin. Tila may naisip na magandang bagay. Ano naman yan? Walang gana niyang tanong. Medyo may tama na rin kasi siya. May dare ako sa'yo, Daven. Otomatikong tumaas ang isang kilay niya sa tinura nito. May pilyo ding ngisi ang naglalaro sa labi nito, kaya naman hindi niya maiwasang huwag kabahan. May pagsagago pa naman ang mga ito. Kung babae lang yan, wag na. Hindi ka na nadala. Last time nanalo ako dahil sa inutusan mo akong paibigin yung bagong sikat na artista. Yun, wala pang dalawang araw, sinagot na agad ako. Kaya hindi, malulugi ka lang sa akin. Mayabang na saad niya bago mo lang binuksan ang takip ng bote ng alak. Ang yabang mo sa part na yan pare, pero last na to. Saad muli ni Gared na tila desidido talaga sa gustong ipagawa sa kanya. Ano ba kasi yon, Gared? Maging si Jansen tuloy ay naging interesado na din. Kung sino man ang unang babae na pumasok sa pintuan na yan, make her fall for you in 1 month. At kapag nanalo ka, isang buwan din kitang ililibre ng kahit anong gusto mo. Wala ka talagang dala, Gared. Wala na bang mas mahirap dyan? Natatawang saad niya. Pagkunoy sumang-ayon na rin. Hindi dahil gusto niyang magpalibre. Mayaman siya. Kaya mabibili niya kung ano man ang gugustuhin niya. Kundi dahil sa boring din naman siya at mukhang kailangan niya na uli ng bagong babae. Lucky, pwede bang ikaw na magdala nito sa second floor? Bigla kasi sumama ang tiyan ko eh. Parang maamong tupa na lumapit sa akin si Marisa habang hawak ang tray na naglalaman ng mga alak. Lihim akong napairap. Akala mo naman kung sinong mabait. At dahil hindi ko siya pwedeng tanggihan, dahil alam kong isusumbong naman niya ako sa manager naming baklang ubod ng sungit, ay kaagad kong kinuha ang dala niya. Bahala na. Ako nga pala si Lucky Ayala. Hindi ko alam kung bakit Lucky ang pangalan ko. Wala na maswerte sa buhay ko. Nagtatrabaho ako dito sa sikat na bar bilang waitress. Ayoko man ang trabahong ito, pero no choice ako.
ito lang kasi ang trabahong tumanggap sa akin sa kabila ng pagiging maliit ko. Oo, maliit na tao lang ako. Siguro mga 4'8 or 4'9 lang. Kaya talagang hirap ako na makahanap ng trabaho. Idagdag pa na tanging elementary lamang ang natapos ko. Nakikitira lang kasi ako sa stepmother kong halimaw noon. Pero ngayong umedad ako ng 20 anyos, ay nagdesisyon na akong bumukod. Napapagod na rin kasi akong pagsilbihan siya at ang anak niyang napakatamad. Yung tatay ko, sumunod na kay nanay sa langit. Kaya ako na lang ang naiwan. Hindi ko rin naman napinili pang bumalik sa pag-aaral. Para saan pa? Mamamatay din naman. Tsaka kumakain pa rin naman ako 3 beses sa isang araw. Bago ako pumunta sa second floor, ay tinignan ko muna ang sarili sa harap ng salamin. Kabilin-bilinan kasi ni Madam Luis, ang baklang manager namin. Dapat daw ay nakapustura kami kapag haharap sa customer dahil baka daw mawala ng ganang mag-inom ang mga ito kapag nakita na mas maputla pa kami sa multo. Kaya naman kahit hindi ako sanay sa lipstick, ay napilitan pa rin ako maglagay. Pasimple ko rin inamoy ang sarili ko. Mahirap na. Baka mamaya, amoy bawang na ako. Magreklamo pa yung kapatid ni Big Boss. Alam ko kasi na ang silid na pupuntahan ko ay ang VIP room. Kung saan lagi nakatambay sina Sir Daven. Kapatid siya ng may-ari nitong bar. Alam ko masungit yon. Kaya kapag alam ko nandito na siya, ay nagkukunwari akong busy sa ibang bagay para hindi ako mautusan na magdala sa kanya ng alak. Ang kaso, minalas ngayon dahil naaktuhan akong wala pang ginagawa. Habang papalapit ako sa nakasarang pinto, ay siya naman pagbilis lalo ng tibok ng puso ko. Ewan ko ba kung bakit ganito na lang ako kabado sa tuwing alam kong makikita ko siya. Siguro kasi nakakatakot talaga ang aura niya. Pero sa bagay, ano bang pakialam ko sa kanya? As long as hindi niya rin naman ako pinapakialaman, walang problema. Nang makarating sa tapat ng pinto, ay kumatok muna ako. At nang marinig ang go signal, ay saka ko lang tinulak pabukas ang pinto. Samantala, napaayos naman ang upo si Daven habang inihintay na bumukas ang pinto. Hindi niya mawari kung bakit ngayon lang siya kinakabahan ng ganito. Pero baka na-excite lang siya dahil may bago na naman siyang lalaruin. Pare-pareho silang natahimik at natulala sa maliit na babaeng pumasok mula sa bumukas na pinto. Aaminin niya na may itsura naman ito. Hindi niya lang mahulaan kung mahaba ba ang buhok nito. May hawak itong tray na naglalaman ng mga alak. At kahit nakangiti ito, ipilit pa rin sumusungaw ang lungkot sa maganda nitong mga mata. Your drinks, sir. Saad nito, pagkunoy ipinatong na sa lamesa nila ang mga alak. At sunod naman itong nilinis ang mga bote na wala ng laman at yun naman ang inilagay sa tray. Mataman niya lang na pinagmasdan ang mga galaw nito habang sa tabi niya ay nararamdaman niya ang mahihinang tawa ng dalawang kasama. Hindi niya na muna pinapansin ang mga ito dahil alam niyang inaasar na siya ng mga ito. What's your name, miss? Pigilan tanong ni Gared. Kita niya namang natigilan ang babae sa ginagawa. Hindi rin nakatakas sa kanya ang malalim na pagbuntong hininga nito. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Lucky. Tugon nito na hindi man lang nag-angat ng tingin. What a nice name, ha? Ilan taon ka na? Hindi yata nabanggit sa amin itong kaibigan namin na tumatanggap pala sila ng bata dito. Saad naman ni Jansen. Tinapos muna nito ang pagsasalansa ng bote sa tray bago binalingan ng tingin ang mga ito. 22 na ho ako. Malamig pa sa yelong tugon nito bago nagpaalam sa kanila. Nakalabas na ang dalaga ay tila hindi pa rin sila makapaniwala sa narinig o sa tono ng pagsasalita nito. Para kasing wala man lang kainti-interes na makipagkwentuhan sa kanila. Ang cold niya, pare. Basag ni Jansen sa katahimikan. O ano, natigilan ka dyan, Daven. Ang deal natin, huwag mong kakalimutan. O baka naman naduwag ka na. Si Gared, nakasalukuyan ang binubuksan ng taklob ng bote. Pagak siya natawa. Hindi, palamhang. Aniya, pero ramdam niya ang biglang pananakit ng ulo. Mukhang mahihirapan yata siya. Sa itsura pa lang ng babaeng yon, mukhang hindi man lang nagka-interes sa mukha niya. Samantalang halos lahat ng babaeng makikita siya, ay halos maghubad na mapansin niya lang. Pero ang babaeng yon ay kakaiba. Alam niyang hindi ito ang unang beses na nakita niya ito
dahil madalas niya itong mapansin na palaging nagsiserve ng alak sa ibang customer. Pero ito ang unang beses na makaharap niya ito ng malapitan. Nanghihinang na pasandal sa dingding ng hallway si Lucky, nang sa wakas ay makalabas siya ng silid na yon. Malaki ang pasasalamat niya sa sarili na hindi siya nagkamali ng galaw. Ramdam niya kasi ang titig sa kanya ng mga lalaki roon, lalo na ang kapatid ng amo niya. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Hindi niya dapat hinahayaan ang sarili na makuha ang atensyon ng mga ito. Lalo na lalaking may asul na mga mata, siguradong magugulo lang ang buhay niya. Aaminin niya, noong unang araw niya sa bar na to, ay humanga na siya sa lalaking yon. Pero sa tuwing may makakasalubong siya mga babaeng umiiyak dahil iniwan nito, ay unti-unting nawawala ang paghanga niya at napapalitan ng inis. Wala rin itong pinagkaiba sa tatay niyang babaero. At ang masama pa doon, iniwan pa siya sa pudar ng kabit nito na ugaling halimaw. This is the day, bro. Good luck. Nang aasar na tinapik pa siya sa balikat ni Gared. Ulol, good luck ka mo sa'yo dahil sisiguraduhin ko mamumulubi ka. Tugon niya bago pumasok sa sariling kotse. Hapon na noon, kaya naman oras na para umuwi siya saglit sa kanyang kondo. Magpapahinga lang saglit at mapunta naman sa bar. Ganito naman palagi ang daily routine niya at sanay na siya doon. 20 anyos pa lang siya na magdesisyon siyang bumukod sa kanyang pamilya. Tatlo silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Siya rin ang napipisil na susunod na maging CEO na itinayo mismo ng kanyang mga magulang. Kaya naman hanggat hindi pa nangyayari ang bagay na yon, ay hiniling niya muna sa mga ito na hayaan siya magkaroon ng kalayaan at i-enjoy muna ang buhay. Dahil alam niyang kapag naging CEO na siya, ay sobrang magiging busy na siya. Anong kailangan mo? Bungad na tanong ng Kuya Dylan niya pagkapasok niya pa lang sa opisina nito. Dito sa third floor ng bar, naabutan niya nga itong nakatutok sa harap ng laptop. Grabe ka, kuya. Yan ba ang bungad mo sa gwapo mong kapatid? Hindi mo man lang siya kukumustahin? Kunwari nagtatampo niyang saad bago tinungo ang sofa at naupo doon. I know you, Daven. Isang dugo lang ang nananalitay sa atin. Tinignan siya nito ng masama. So, anong kailangan mo? Lihim siyang napamura. Talagang kilala na nga siya nito. Hindi naman kasi talaga siya napunta at nagpapakita dito kapag wala siyang kailangan. Kiming umiti siya. May itatanong lang sana about dun sa isa mong waitress. But I remember na siya daw si Lucky. Kaagad na nagsalubong ang kilay ng kuya niya. Binabalaan kita, Daven. Tirahin mo na ang lahat. Huwag lang ang mga nagtatrabaho dito sa bar. Nagbabanta siya nitong tinignan. Wala akong balak na masama sa kanya, kuya. I just want to thank her kasi sinaulin niya yung wallet ko. Natutuwa lang ako sa pagiging honest niya. Pagsisinungaling niya dito. E di puntahan mo siya dun sa baba at sa kanya ka magtanong ng tungkol sa kanya, huwag sa akin. Marami pa akong gagawin. Makakaalis ka na. Saad nito at muling binalik sa laptop ang atensyon. Napailing na lang siya sa kasungitan ng kapatid. Ganun talaga siguro kapag matanda na tapos wala pang jowa. 30 na kasi ito. Pero nananatili pa rin single. Habang siya ay 25 pa lang. At dahil ayaw niya nang masungitan pa, ay dumiretso na lang siya sa kitchen area. Kung saan naglalagi ang mga waiter at waitress. Inilibot niya ang paningin doon. Pero hindi niya matagpuan doon ang hinahanap. Siguro ay hindi pa nakakapasok. Mag-aalas 6 pa lang kasi ng gabi. Sir Daven, kayo po pala. Good evening po. Bati sa kanya ng baklang manager nang makita siya lumabas ng kitchen. May hinahanap ka po ba? Oo, si Lucky. Gusto ko sana siyang makausap. Kaso parang wala pa siya. Kita niya ang pagkunot ng noon nito. Bakit po? May kasalanan po ba siya sa inyo? Naku, pasensya na po. Ganun po talaga ang babaeng yun. Marami din mga customer na nagre-reklamo sa akin tungkol sa kasungitan niya. Ilang beses ko na po siyang sinasabihan ng umiti palagi, pero para lagi siyang hirap gawin. Gusto ko na nga po siyang tanggalin eh. Ang kaso na kay Sir Dylan pa rin po ang pasya. Mahabang linta niya nito. Lihim siyang napangisi. Mukhang madaldal lang isang to. Kung ganon, ay dapat pala ito na lang ang una niyang sinadya at hindi ang kapatid niyang ubod ng sungit.
Mukha rin namang mas marami itong alam tungkol sa babaeng yun. Anong ibig mong sabihin na ganun talaga siya? Punot noon niyang tanong na kunwari hindi interesado. Masipag naman siya sa trabaho, sir. Yun nga ang paborito ko dito. Dahil lahat ng iutos mo sa kanya, ginagawa niya ng walang reklamo. Ang problema lang talaga sa kanya, yung pagiging walang ekspresyon ng mukha niya. Lagi ko na siyang sinasabihan ng umiti, pero hindi niya pa rin magawa. Ewan ko ba sa batang yun, parang pinaglihi sa sama ng loob. Napatangu-tangu siya sa tinuran nito. Yun nga ang napansin niya kagabi sa babaeng yun. Ang cold ng ekspresyon nito, at kung umiti man ay halatang pilit na pilit. Anong pangalan niya ulit? Lucky Ayala, sir. Bakit po? Ano po ba nagawa niya para masabihan ko siya mamaya? Wala naman. Pasabi na lang kapag pumasok na siya, dalhan ako ng alak sa aking tambayan. Salamat. Yun lang at tinalikuran niya na to. Habang naglalakad patungo sa silid, ay hindi naman maalis sa isip niya ang imahe ng babaeng yun. Hindi niya matukoy kung bakit ay bigla siyang naging interesado sa buhay nito. At alam niyang hindi yon dahil sa pustahan nilang magbabarkada. Pagkain pa lang nila sa bar ay tinawag na kaagad siya ng manager nila para sabihin dalhan ng alak ang kapatid ng amo niya. Lucky, ikaw nga. Magtapat ka sa akin. May nagawa ka bang kasalanan kay Sir Daven? Natigilan siya sa ginagawa. Kasalukuyan niya kasing nilalagay ang mga alak sa tray. Tanging tipid na pag-iling ang isinagot niya dito. Wala? Eh bakit hinahanap ka kanina? Maging siya ay nagtataka rin kung bakit nga ba siya hinahanap nito. Wala kasi talaga siyang maalala na nasungitan niya ito. Nang maiayos niya ang mga dadalhin ay nagpaalam na din siya dito. Naiiling naman na tinanaw na lang ni Luis ang papalayong dalaga. Sanay na siya sa pagiging tahimik nito. Kahit nga matagal na itong nagtatrabaho sa bar, ay wala pa din siyang napapansin na nakaimikan o naging kaibigan nito. Palagi lang kasi itong nag-iisa kapag oras ng break time. Pero tulad nga ng sinabi niya kanina kay Daven, ay wala siyang reklamo sa trabaho nito dahil talagang masipag ito. Samantala, abot-abot ang kabang nararamdaman ni Lucky habang tinutungo ang VIP room. Kanina, nang sabihin ng manager niya na hinahanap siya ng binata, ay kinakabahan na siya. Hindi niya lang talaga pinahalata. Pero ngayon, na walang nakakakita sa kanya, kulang na lang ay maglaglagan ang dala niya dahil sa panginginig ng kamay. Ano naman kayang kailangan niya sa akin? Bakit niya ako hinahanap? Mahinang tanong niya sa sarili. Oh, dumating ka na pala. Pasok ka. Nakangiting binata ang bumungad kay Lucky nang buksan ang pinto ng VIP room. Nagtataka man sa inasta nito, ay pinagsawalang bahala niya lang yun at dire-diretsyong pumasok. Ito na po ang alak niyo, sir. Inilapag niya sa ibabaw ng lamesa ang tray na dala at isa-isang inalis mula roon ang alak. Lihim na lang siyang napapailing sa isiping napakatakaw nitong mag-inom. Tapos gabi-gabi pa, kailan kaya ito masusunugan ng baga? Masyado ka namang formal. Diva na lang. Tutal, hindi naman ako ang iyong amo. Natigilan siya sa ginagawa pag kunway nagtatakang sinulyapan ito. Tulad kanina ay malawak pa rin ang pagkakangiti nito. Teka, kailan pa ito naging feeling close sa kanya? Okay. Tipid na tugon niya lang, hindi na siya nakipagmatigasan pa. Dahil hindi niya hahayaan ang sarili na bumuo pa ng conversation sa lalaking ito. Ang cold mo naman? Maupo ka muna. I want to know more about you. Marami pa po akong gagawin. Enjoy your drinks po. Mabilis niya itong tinalikuran. Pero hindi pa siya tuluyang nakakalabas nang marinig niya ang marahas na pagtayo nito at paglapit sa kanya. Wait. Dumako ang tingin niya sa kamay nito na nakahawak sa braso niya. Gusto ko lang makipagkilala sa'yo, Lucky. Bakit? Tanging tanong na naibulalas niya bago pa simpleng hinawi ang kamay nito. Hindi niya ito magawang harapin dahil hanggat maaari ay ayaw niyang makita na naman ang asul na mata nito na tila hinihigop ang lakas niya. Sobrang nagtataka lang siya dahil matagal na ito nagpupunta dito sa bar at palagi pa silang nagkakasalubong minsan. Pero bakit ngayon lang siya nito napansin? Ah, siguro di dahil wala itong mahanap na pagtitripan na bagong babae. Pero hindi.
mariin siyang napailing sa naisip. Pila kasi ang babae nito, kaya malabo talagang mawalan ito. I just want to be friends with you. Mapakla siyang napangiti. Ang salitang yun ang pinakaayaw niyang marinig. Dahil pakiramdam niya, napakasinungaling nun. Ilang tao na ba ang nagsabi nun sa kanya? Pero kapag sinasagot niya naman na hindi niya kailangan ng kaibigan, tumitigil na rin ang mga ito sa kakulitan sa kanya. Kaya para sa kanya ay hindi totoo ang salitang yun. Tsaka matagal na siyang nabubuhay na mag-isa, kaya hindi niya kailanman kailangan ng kaibigan. Hindi ko po kailangan ng kaibigan. Yun lang at nagpatuloy na siya sa paglabas. Samantalang naiwan namang natitigilan si Daven. Hindi siya halos makapaniwala na may babae pa palang kayang tumanggi sa kanya. At pakiramdam niya ay nayapakan ng pride niya. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong tatanggihan at tatalikuran, Lucky. Wala pang sino man ang nakagawa ng bagay na to sa akin. Kaya sisiguraduhin kong darating ang araw na mababaliw ka rin sa akin tulad ng iba babae. Bulong niya sa sarili bago pa dabog na bumalik sa upuan. Sira na ang araw niya at dahil yun sa babaeng nangangalang Lucky. How dare him na basta na lang siyang tanggihan at iwan. Makalipas ang kalahating oras na umalis ang dalaga, ay siya naman pagsulpo ng dalawa niyang kaibigan. Yo, kanina ka patahimik ka? Is that because of Lucky? Tanong ni Garrett nang mapansin ang kanina niya pang pananahimik. Should I think na matatalo ka na ngayon, bro? Si Jansen napatawa-tawa lang. Ngayon lang kasi nila nakitang tahimik ito at mukhang malalim ang iniisip. Hindi, malamang. Pagkak na tumawa siya bago uminom ng alak. Pero kanina pa talaga nangingit-ngit ang kalooban niya. Di yata't matatalo nga siya ngayon? Ang babaeng yon? Dinaid niya pa ang paglilihi sa yelo sa sobrang lamig lang ekspresyon na mukha niya. Maging ang boses niya ay napakalamig din, na tila hindi pa nararanasan man lang ang tumawa. Natigilan sa paglalakad si Lucky nang matanaw niya mula sa dikalayuan si Daven, na prenteng nakasandal sa bintana ng kotse nito at tila may hinihintay. Mag-aalas 4 na noon ng madaling araw at kaka-out niya lang mula sa trabaho. Kaya naman inaantok na siya at gusto nang makauwi pa. Marami din siyang katrabaho na nakakasabay sa paglalakad. Kaya naman mariin siyang napailing sa isiping baka siyang hinihintay nito. Muli na lang siyang nagpatuloy sa paglalakad. Lucky. Akman lalagpasan niya ito nang bigla siya nitong tawagin. Muli siyang natigilan pero nanatiling nakatalikod dito. Ano na naman ba ang kailangan ng isang to? Tanong niya sa sarili. Ramdam niya ang panakanakang pagsulyap sa kanila ng mga kasamahan niya. Katulad niya ay napatigil din sa paglalakad nang marinig na tinawag siya. Siguro ay nagtataka rin ng mga ito. Mahigpit niyang naikuyom ang kamao sa isiping bukas ay siguradong siya ang laman ng chismisan ng mga ito. Uuwi ka na ba? Sabay ka na sa akin. Nakangiting pumunta pa ito sa harapan niya. Tila walang pakialam sa pinapakita niyang kawalan ng interes dito. Hindi na. Akmang hahakbang na muli siya paalis. Nang muli na naman itong humarang sa dinaraanan niya. Kaya naman hindi niya napigilan ng sarili na tignan ito. At eto na naman ang tila nang aakit nitong mga mata. Ang mga matang yun na ata ang pinaka nakakainis makita sa lahat. Sambit ng isip niya. Please? Ngayon ay hindi niya na talaga naitago ang matinding pagtataka. Talaga ba nagmamakaawa dito na sabayan niya? Ang totoo niyan, hinihintay talaga kita. Bakit? Putol niya sa anumang sasabihin nito. Saglit naman itong natigilan. Tila nag-iisip ng idadahilan. Kasi, di ba nga, gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Sinabi ko rin na hindi ko kailangan ng kaibigan. Pagmamatigas niya, kita niya ang pagdilim ng aura nito. Mukhang hindi nagustuhan ang sinabi niya. Sasabay ka sa akin? O mawawalan ka ng trabaho? Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o nananakot lang. Pwedeng-pwede kong sabihan si kuya na alisan ka ng trabaho. Hindi na niya hinintay pa itong makapagsalita. Kagad niya na itong tinalikuran at naiinis na tinungo ang kotse nito bago pumasok sa loob nun. Wala na masigurong mawawala sa kanya
umuli niyang sasakyan ng trip nito. Kaysa mawalan siya ng trabaho. Marami na kasi siyang nalabag sa trabaho. Kaya nag-aalala siya, baka kapag tinutuo ng Judas na to ang sinasabi, ay tuluyan na siyang tanggalin ng big boss niya. Hindi yun maaari. Kailangan niya ng trabaho. Kaya hanggat maaari, ay sasakyan niya ang trip ng lalaking to. Pero pananatilihin niya ang pader na inilagay niya sa pagitan nilang dalawa dahil hindi niya hahayaan na tuluyan itong makapasok sa buhay niya. Dito pala ang bahay mo. Sinong kasama mo dyan? Ito na naman ang ngiti sa mukha niya habang nagtatanong. At halos buong oras ay nakangiti lang ito habang salita ng salita. Habang siya ay tahimik lamang na nakamasid sa labas ng bintana. Gustuhin niya mang itanong kung hindi ba ito nangangalay ngumiti. Pero pinigilan niya na lang ang sarili. Salamat sa paghatid. Saad niya, sa halip na pansinin ang tanong nito. Kita niya naman ang pagkapalis ng ngiti sa labi nito. Hindi niya yun pinansin. Sa halip ay bumaba na ng sasakyan nito. Kaagad niyang tinungo ang nakasarang pinto ng inuupahan niyang apartment. Maliit lang ito, nasakto lamang para sa kanya. Nag-iisa lang kasi siya. Wow, ang ganda naman itong bahay mo, Lucky. Gulat na nasapo niya ang dibdib nang pagkabukas niya ng pinto ay kaagad na sumingit si Daven at diretsyong pumasok sa loob ng bahay niya. Lihim siyang napamura. Ang akala niya ay hinihintay lang siya nitong makapasok sa loob ng bahay. Kaya hindi niya pa naririnig ang pag-alis ng sasakyan nito. Yun pala, gusto pang pumasok sa bahay niya. I like your sofa. Ang lambot. Saad nito, naprenteng nakaupo sa mini sofa niya habang nakasandal. Todo ang pagngiti nito na talagang hindi pinapansin ang nakabusangot niyang muka. Ano ginagawa mo dito? This time ay hindi niya na naitago ang inis sa boses. Bukod kasi sa inaantok na siya at gusto niya nang magpahinga, ay wala pa siyang pinapapasok na kahit sino sa pamamahay niya. At ang Herodes na ito lang ang naglakas loob na pumasok dito nang wala man lang paalam. Medyo inaantok na rin kasi ako, kaya dadayo muna sana ako ng kape dito, pwede ba? Marahas siyang napabugan ng hangin nang magpakyut pa ito sa harapan niya. Inaantok na ako. May madadaanan ka namang coffee shop dyan sa kanto. Doon ka nalang magkape. Pero gusto ko dito. Tsaka gusto rin kita makakwentuhan. Talagang makulit ang Herodes na to. Kung hindi lang talaga ito kapatid ng amo niya, ay kanina niya pa ito nakaladkad palabas ng bahay niya. Naiinis na tinalikuran niya lang ito at nagtungo ng kusina. Masyado itong makulit. Kaya alam niya na wala na siyang magagawa kundi ibigay na lang ang gusto nito. Grabing pagpipigil naman ang ginawa ni Daven para lang hindi makahagalpak ng tawa nang talikuran siya ni Lucky. Halata kasing inis na inis ito sa kanya pero hindi pa rin siya nito magawang ipagtabuyan. Bigla tuloy ay gusto niyang pasalamatan ng kuya niya dahil ito ang amo ng babaeng ito. Sigurado kasi siya kaya lang ito nagtitimpi sa kanya ay dahil iniisip nito ang kapatid niya na amo nito. At ayos lang yun sa kanya, pasasaan ba't makukuha niya rin ang loob nito. Hindi niya mawari pero alam niyang may kakaiba talaga sa dalagang ito. Kung bakit ganito ito kalamig at katahimik. Siguro ay may pinagdadaanan at yun ang aalamin niya. Mukhang kailangan niya na sigurong manood ng funny movies para matutunan niya ang magpatawa. Baka sakaling tumalab at mapatawa niya ito. Bigla tuloy ay naging curious siya kung anong itsura nito kapag tumatawa. Siguradong napakaganda lalo nito. Kape mo, pakibilisan lang at inaantok na ako. Malamig na saad nito bago ipinatong ang kape sa ibabaw ng coffee table. Pagkunway umupo ito sa isa pang mini sofa nakaharap lang ng kinauupuan niya. Tanging lamesa lang ang nasa gitna nila. Bakit isa lang? Maghahati ba tayo dito? Pagbibiro niya dito. Kita niya ang pag-ikot ng mata nito. Masungit talaga. Sa'yo lang. Ikaw, hindi ka ba magkakape? Tanging tipid na pag-iling lamang ang tinugon nito. Hindi niya maiwasang huwag makaramdam ng inis dahil sa pagiging tahimik nito at kung magsasalita man ay napakatipid. Mukhang ito siguro ang totoong kapatid ng Kuya Dilan niya. Isa din kasi itong pinaglihi sa yelo kaya hanggang ngayon wala pa rin jowa. Ikaw lang bang mag-isa dito? Natigilan ito sa tanong niya. Pagkunway sumagot din ng oo. Hinigop niya muna ang kape
at halos mapapikit siya sa sarap noon. Ang sarap mo pala magtimpla ng kape. Ang swerte naman ng boyfriend mo. Lalo lang umasim ang mukha nito sa sinabi niya. Alam mo, ito ang gusto ko sa babae eh. Yung masarap magtimpla ng kape, tsaka yung tahimik at hindi magaslaw. In short, ikaw yung gusto ko sa lahat ng babae. Napangiti siya sa sariling sinabi. Pero tanging pagngiwi lang ang itinugon nito sa kanya. Ayoko naman sa lalaki, yung madaldal. In short, ayoko sa'yo. Muntikan niya nang maibuga ang iniinom na kape dahil sa sinabi nito. Hindi niya akalain na marunong din pala itong bumanat. Kaya naman sa halip na mainis ay napahagalpak lang siya ng tawa. You're funny. Lalo kitang nagugustuhan yan. Saad niya sa pagitan ng pagtawa. Alam mo, kakaiba ka talaga. Lalo tuloy ako nang gigigil na mapalapit sa'yo. Natahimik ito sa sinabi niya. Tila hindi nito nagustuhan ang narinig. Inaantok na ako. Hindi ka pa ba tapos? Tumayo na ito sa pagkaupo bago humikab sa harap niya. Hindi pa eh. Ine-enjoy ko pa. Sarap kasi ng timpla mo. Saad niya. Pero ang totoo ay gusto niya lamang talaga magtagal na makasama ito. Mag-aalasing ko na rin. May pasok ka pa yata. Magkakasunod siyang napailing. Balak niyang umabsent ngayon. Nalaman niya kasi sa manager ng mga ito na day off nito ngayon. So balak niya itong ayain na lumabas. Wala. Kaya kung pwede sana, dito muna ako. Promise, hindi kita guguluhin. Tinaas pa nito ang kanang kamay na tila nanunumpa sa kanya. Nakikiusap din ang mga mata nito. Saglit itong natigilan, pagkunoy narinig niya ang marahas nitong pagbuntong hininga. Bahala ka. Tamad na tugon nito bago siya tinalikuran at tuluyang pumasok sa silid nito. Yes! Natutuwa namang napasuntok pa sa hangin. Ito na ang simula at sisiguraduhin niyang makukuha niya rin ang loob ng babaeng ito. Siya yata si Devon Aragon. Ano man ang nanaisin niya, ay nakukuha niya. Kaya nakakasiguro siya na mapapaibig niya rin ang malamig na babaeng to. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang magising si Lucky. Kaya namang kahit masakit pa ang ulo ay pinili niyang bumangon. Hindi pa siya nag-aalmusal, kaya kailangan niyang kumain ng tanghalian ngayon. Hindi naman porket sobrang lungkot ng buhay niya, ay hahayaan niya na ang sariling magpakagutom. At dahil mag-isa lang naman siya, ay hindi na siya nagaksaya pa ng oras na suklayin ang gulo-gulo nitong buhok. Pero agad din siya natigilan. Nang pagbukas niya ng pinto, ay agad niya nalanghap ang mabangong amoy na nilulutong adobo. Kumunot noo siyang nagpatuloy sa paghakbang hanggang sa makarating sa kusina. Mula sa pwesto niya, ay kita niya ang bulto ng lalaking nakatalikod sa kanya. At wari niya, ay ito'y nagluluto. Ano pang ginagawa ng lalaking to dito? Mahinang tanong niya sa sarili. Ang buong akala niya kasi ay umalis na ito kanina pa. Hi, good afternoon. Upo ka na. Paluto na itong niluluto ko. Masiglang bati nito na hindi niya namalayang nakaharap na pala sa kanya. Bakit nandito ka pa? Malamig niyang tanong. Hindi niya sinunod ang sinabi nito. Sa halip ay pumunta siya sa lababo at kinuha doon ang timplahing kape. Mamaya mo na ako tanungin. Kumain na muna tayo. Tugon nito na hindi niya nalang pinansin. Wala siya sa mood para pahabain pa ang pakikipag-usap dito. Naupo siya sa lamesa at hinayaang itong maghanda ng pagkain nila. Hindi rin siya nag-aksaya ng panahon para tignan ang bawat galaw nito at patulan ng kadaldalan. Bahala siya sa buhay niya. I'm sure, magsasawa din siya. Nagumpisa na siyang kumain. Natigilan pa siya nang malasahan ang niluto nito. Hindi niya akalain na may lalaki pa palang katulad nito na masarap magluto. Mukhang mapaparami tuloy ang kain niya ngayon. Masarap ba? Nabitin sa ere ang hawak niyang kutsara nang bigla itong magtanong. Wala naman sa sariling tumangu siya bago muling pinagpatuloy ang pagkain. Yes. Narinig niya saad nito na tila tuwang-tuwa na hindi niya nalang pinansin. Pagkatapos kumain ay nagpresenta pa itong magugas ng pinagkainan nila na hindi niya sinang-ayunan. Tama na yung pinayagan niya itong magluto at maghanda ng pagkain nila. At habang naghuhugas ay narinig niya ang tunog ng TV. Kaya alam niyang ang TV naman ang pinakaalaman nito.
Napapailing na lang siya sa pinapakita ng lalaking to sa kanya. Samantala, hindi naman halos makapaniwala si Daven sa ugaling pinapakita sa kanya ng dalaga. Ni hindi man lang ito nahiyang magpakita sa kanya, nagulo-gulo ang buhok. Talaga nga sobrang kakaiba ito. At aaminin niya, naiinip na siya dito, pero hindi naman maaaring umuwi siya. Ayaw niyang masayang ang araw na to. Sinakripisyo niya ang sariling trabaho para lang lumapit sa babaeng to. Kaya hindi siya papayag na hindi makuha ang loob nito ngayong araw. Kasalukuyan nga siyang nanonood ng TV para malabanan ng pagka-boring. Nang marinig niya ang yabag nito papalapit sa kinaroroonan niya. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Napadda siya sa kinaupuan nang marinig ang napakalamig nitong boses. Nahihimigan niya rin ang matinding pagkainis doon. Gusto nga kitang maging kaibigan. Tugon niya nang sa wakas ay makabawi mula sa pagkabigla. Parante lang itong nakatayo sa hamba ng pinto ng kusina nang lingunin niya. Alam kong hindi lang yun ang dahilan. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi niya. Marahas siya na pabuntong hininga. Fine, sa totoo niyan, hindi lang yun ang dahilan. Tumayo siya at humakbang papalapit dito habang hindi pinuputol ang pagkakatingin dito. Gusto rin kasi kitang ligawan. Seryoso niyang saad. Pero halos malaglag lang ang panga niya nang pagkaklang itong tumawa. Tila may nakakatawa sa sinabi niya. Naubusan ka na ba ng babae? Kaya ako naman ang napili mong biktimahin ngayon? Panguuyam nito na muli niyang ikinatahimik. Sorry, pero wala akong balak na magpaligaw. Akmang lalagpasan na siya nito nang pigilan niya sa pamamagitan ng paghawak sa mga kamay nito. Muntikan niya pa nga itong mabitawan dahil tila ay nakuryente siya nang magkadikit ang balat nila. At mukhang naramdaman din nito yon dahil rinig niya ang gulat ng pagsinghap nito. Just give me a chance. Kaya nga gusto ko muna makipagkaibigan. Tigilan mo ako, Daven. O baka gusto mong iparating ko kay Boss Dylan ang mga ginagawa mo ngayon. Hindi niya alam kung seryoso ba ito sa sinasabi. Binawi rin ito kaagad ang kamay, kaya naman nabitawan niya na yon. Alam mo, di mo kahing gawin yon, Lucky. Iimbagang nasaad niya. Pakiramdam niya sa mga oras na to ay napuno na nito ang pasensya niya at nabuhay na naman ang nagkukubling halimaw sa loob niya. Then, subukan mo ko. Nakangisi pa ito na tila hinahamon siya. Matagal niya itong tinitigan ng matalim at ganun din naman ito. Marahas siya napabugan ng hangin bago itong ginisihan. Kung ayaw nito sa santong dasalan, pues, dadaanan niya ito sa santong paspasan. Hindi siya pwedeng umuwi ng talunan. Ayaw niyang matalo sa pustahan. Hindi ang malamig na babaeng to lamang ang magiging dahilan ng pagkatalo niya. Sa tingin mo, sinong paniniwalaan sa atin ng kuya ko? Ikaw na empleyado lamang? O ako na kapatid? Kita niya ang pagkabigla nito sa sinabi niya at ang magkakasunod nitong paglunok. Ano ba kasing kailangan mo sa akin para tantanan mo na ako? Nabigla naman sa biglang pagtaas ng boses nito at hindi niya nalang pinahalata. Sumusobra na ang babaeng ito. Palagi na lang siyang sinisindak. Payagan mo akong ligawan ka at sisiguraduhin ko sa'yong hindi ka mapapaalis sa trabaho mo. In your dreams. Muling singhal nito bago siya tinalikuran. Then, fine. I'll make sure. Na bukas din ay wala ka nang papasukan trabaho. Muli rin ito natigilan sa paglalakad. Pagkunway na pipi ko na hinarap siya. Panalo ka na. Pero pwede ba? Umalis ka na. Pagtataboy nito, malawak naman na napangisi siya. Sabi na nga ba at muli siyang mananalo sa pustahan. Tulad nga ng inaasahan ay tinutuon ni Daven ang sinabing paliligaw sa kanya na hinahayaan niya lang. Alam niya kasing hindi naman ito seryoso at mapapagod lang din ito. Ang inihintay niya lang ay kung kailan ba para muli nang matahimik ang buhay niya. And here's the malandi. Kunwari, tatahi-tahimik, yung pala ay may tinatagong kalandian sa katawan. I wonder kung kailan siya pagsasawaan ni Sir David. At kapag nangyari ang araw na yon, siguradong iyak yan. Segunda ni Ira kay Ina, saka sila nag-appear at nagtawanan. Matagal niya nang katrabaho ang mga ito. At balita niya, may gusto ang mga ito kina Daven at sa mga kaibigan nito. Ang kaso, kahit anong gawin nila, hindi sila mapansin.
Sa halip na pansinin ang mga ito ay pinagpatuloy niya lang ang pag-aayos ng pulutan sa tray. Order iyon mula sa table 34 at siya ang naatasan na magdala. Lumabas na siya sa kitchen, dala ang tray. Agad na bumungad sa kanya ang dagsa ng mga tao, usok at mga sari-saring amoy na gabi-gabi niyang nakakasalamuha. Kaya naman talagang sanay na siya. Excuse me po. Mga katagang palagi niyang sinasabi sa mga nadaraanan. Mahirap na, baka masagi pa siya. Siguradong makakaltasan na naman siya. At yun ang ayaw niyang mangyari. Marami siyang bills na binabayaran, kaya nga pati sarili niya ay tinitipid niya na. Here's your order, sir. Pilit ang ngiti at pinatom niya ang tray sa ibabaw ng lamesa. Wow, hindi ako na-inform na may bata palang nagtatrabaho dito. Ika ng lalaking malaki ang tiyan nang pasadahan siya ng tingin. Sanay na siyang makarinig ng ganun salita. Sa liit niya ay palagi siya ng pagkakamalang bata. Idagdag pa ang baby face niyang mukha. Ilang taong ka na, ineng? Tanong naman ng payat na lalaki. Konting inom pa ay magmumukha na itong bungo sa kapayatan. Tatlo sila magkakasama dito sa table. Yung isang lalaki ay pansin niyang panakanaka rin na hinahagod siya ng tingin. Simple lang ang uniform na suot niya. White polo shirt, black pants at rubber shoes. Ipinagpapasalamat niya at mabait ang bossing nila. Hindi sila hinahayaan na mabastos ng mga lasing na customer. 22 na po. Hindi niya sana sasagutin ang tanong nito kung hindi niya lang naalala ang sinabi kanina ni Ma'am Louise na huwag siyang snubber. Isang pagkakamali pa daw at mateterminate na siya. Kaya talagang ingat na ingat siya sa ginagawa. Hindi siya pwedeng maalis sa trabahong ito. Dahil alam niya na mahihirapan siyang muling makahanap ng trabaho. At ayaw niyang pulutin siya sa lansangan. Wow, batang bata. Siguradong ang sarap mo, iha. Turo ng lalaking panay bigote at mukha ding manyakis. Napangiwi siya. Sa halip na patulan ay nagpaalam na siya sa mga ito. Pero nang talikuran niya ang mga ito ay naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang puwet. Sarap. Pakiramdam niya ay nandilim ang paningin niya sa narinig. Kaya naman walang pagdadalawang isip na hinarapan niya ito at hinampas sa mukha nito ang hawak niyang tray. Sa lakas nun ay agad na namula ang pangit nitong mukha. Kutya, gago ka ba ha? Pare-parehong nagtayuan ang mga ito dahil sa gulat, dahil sa kanyang ginawa. Maging ang atensyon ng mga taong malapit sa pwesto nila ay napapatingin na din sa kanya. Wala kang karapatan na hawakan ng anumang parte sa katawan ko. Inis na singhal niya dito. Ang arte mo ha? Sino ka ba? Pachusi ka pa, gusto mo rin naman. Hindi ko gugustuhin dahil ang pangit mo. Kita niya ang biglang pagbangis ng mukha nito. Pero ni hindi man lang siya natinag. Rinig niya din ang tawanan ng dalawa nitong kasama. Ah, ganon. Marin siyang napapikit nang umamba itong sasampalin siya. Pero lumipas na ang isang minuto ay wala pa rin palad na tumama sa pisngi niya. Kaya naman dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. At halos mapasinghap siya na makitang mariin na hawak ni Daven ang pulsuhan ng lalaki. Madilim ang mukha nito. Hindi ko pa hinahayaang ipanganak ang lalaking mananakit sa prinsesa ko. Mahina, ngunit mariing saad nito bago marahas na itinulak ang lalaki. Sa lakas ng pagkakatulak nito ay halos tumilapon ito sa sahig. Nahawaan tuloy ang kumpulan ng mga tao. Ang iba ay napairit pa. Samantalang siya ay halos hindi makagalaw sa kinatatayuan at nasa iisang tao lang nakatuon ng paningin. Ngayon niya lang kasi nakitang ganito kagalit ang binata. Kulang na lang ay kainin nito ng buhay ang tatlong lalaking bumastos sa kanya. Pakilamero ka? Matapang na sumugod ang payat na lalaki, ngunit tulad ng nauna, ay malakas din itong tumilapon sa sahig. Sa lakas ng binitawan nitong suntok, siguradong komatose ang aabuti ng mga ito. Ikaw? Huling binalingan ni Daven ang lalaking mataba ang tiyan. Ngunit natatakot na nagtatakbo na ito palabas ng bar. Sakala man dumating si Dylan na nakabusangot, mukhang hindi niya rin nagustuhan ang nangyari. Ano nangyayari dito? Halos kumulog ang malakas na boses nito bago napatingin kay Daven. Nakaagad siyang nilapitan sa halip na pansinin ang mga tanong nito. Ayos ka lang? May masakit ba sayo?
Magkakasunod na tanong sa kanya ni Daven na nag-aalalang pinasadahan siya ng tingin. Pero hindi niya ito magawang sagutin nang muling sumingit si Dylan. Ikaw na naman, Daven? Ano na naman ang ginawa mo dito? Kaya nga binigay ko na sa'yo ang VIP room. Ay para hindi ka naman gugulo dito sa ibaba. Marahan muna siyang tinignan ni Daven bago hinarap ang kapatid nito. Pasensya na kuya. Nakita ko lang kasing binabastos ng mga yan si Lucky. Kaya nilapitan ko sila at pinagtatanggol itong si Lucky. Mahinahong tugon ni Daven na nanggigigil pang tinuro ang mga lalaking walang malay na ngayon ay buhat ng mga bouncer. Natigilan naman si Dylan pagkunway sinulyapan siya. Tila tinatanong kung nagsasabi ba ng totoo ang kapatid. Tipid na tango lang ang sinagot niya. Dahilan para magpaalam na ito. Samantalang muli siyang nilapitan ni Daven at sinapo ang dalawa niyang pisngi. You sure? You're okay? Baka may masakit sa'yo. Dalhin kita sa clinic. Pinigilan niya ang sariling matawa sa nag-aalala nitong boses. Ayos lang ako. Tipid niyang tugon bago ito tinalikuran nang hindi malang nagpapasalamat. Kahit ilang oras pa lang ang natutulog niya ay pinili niya pa rin bumangon at nagmaneho papunta sa bar ng kapatid para sunduin si Lucky. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit kailangan niya pang mag-effort sa babaeng ito. Samantalang mga babae pa mismo ang nag-e-effort para lang pansinin niya. Nang maipark niya ang sasakyan sa harapan ng bar, ay kaagad din siyang bumaba at sumandal sa bintana nito. Mag-aalas 4 pa lang. Maya-maya nga lang din, ay kanya-kanya nang naglabasan ang mga nagtatrabaho doon. Baka sa mga mukha ang pagod at antok. At hindi niya matukoy ang sarili kung bakit bigla na lang siyang napangiti na makitang papalabas ito. Sa malayuan ay nagmumukha lang talaga itong elementarya na kalalabas lang sa eskwelahan. Pero napagtanto niyang cute naman ito. Bagay maging baby niya. Damn. Mahina niyang namura ang sarili sa kanyang naisip at kailan pa siya nahilig sa salitang baby. Mukhang hindi pa siya nito napapansin dahil nakatungo lang ito sa paglalakad. Malapit na siya dito nang mapahinto siya. Kita niya kasi ang paglapit ng mga kalalakihan dito na tila inaabangan din ang paglabas nito. Bigla siyang naalarma. Nangakmang susugurin ng suntok ng isang lalaki, si Lucky. Pero ang tangka niyang pagtakbo ay hindi natuloy nang makita niya kung paano nito pinigilan ang kamao ng lalaki. Mahigpit nito yung hinawakan bago pinilipit. Aray! Daing ng lalaki nang marahas itong itinulak ni Lucky. Sunod naman na sumugod ang isa pang kasama nito. Pero katulad ng nauna ay malakas din itong tumilapon sa gilid ng kalsada matapos itong makatanggap ng suntok mula dito. Hindi siya halos makapaniwala sa nakikita. Paanong ang maliit na babaeng ito ay marunong palang manuntok at kayang-kayang ipagtanggol ang sarili niya. Samantalang naiinis na minasahin ni Lucky ang kanyang kamao. Matapos mapabagsak ang dalawang lalaki na bigla na lamang nanugod sa kanya. Mabuti na lang talaga at marunong siya ng self-defense. At syempre, may alam siya sa pagsuntok. Bihasa siya dahil na rin sa lalaking nagturo sa kanya. At kung sino yun, ay ayaw niya na muli pang maalala dahil sobra lang siyang namumuhi dito. Pero salamat pa din dito at kahit papaano ay may maganda itong naidulot sa buhay niya. Nang masigurong wala nang susugod sa kanya, ay nagpa siya na uli siyang magpatuloy sa paglalakad. Pero hindi alintana sa kanya na may mga katrabaho siyang halos tumulo ang mga laway sa sobrang paghanga sa ginawa niya. Natigilan lang siya sa paglalakad na makita sa harapan niya si Daven na nakatulala lang sa kanya. Pinigilan niya ang sarili na huwag matawa sa nagereaksyon nito. Natila ngayon lang nakakita ng babaeng nanununtok. Sa mga nagdaang araw ay nasasanay na siya sa presensya nito. Kaya hindi na siya nagtataka ngayon kung bakit ito nakatayo ngayon sa harapan niya. Malamang ay susunduin na naman siya nito. Pabor naman yun sa kanya. At least nakakatipid siya ng pamasahe. Ang ayaw niya lang ay parang bigla ay nagkakaroon na ng ekspresyon ng mukha niya at ayaw niyang masanay sa ipinapakita nito. Pagkatapos ay iiwan lang din naman siya. Kaya mo naman pala magpatumba ng dalawang lalaki. Bakit inaya mo lang yung manyaki sa bar na sampalin ka? Basag ni Daven sa katahimikan. Kasalukuyan na silang lulan ng kotse nito pa uwi.
Kapag ginantihan ko sila, baka tuluyan na ako mawalan ng trabaho. Ibit-balikat niyang tugon na sa labas ng bintana nakabaling ang tingin. Pero ramdam niya ang saglit na pagsulyap nito sa kanya. Ganun mo ba kamahal ang trabaho mo? Oo, ang dami ko kasing inapplyan. Pero tanging si Sir Dylan lang ang tumanggap sa akin. Kaya malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti kapag naaalala ang araw na mismong may-ari ng bar ang nakausap niya. At talagang tinanggap siya kaagad. Kung ano ang dahilan, hindi niya alam. Hindi kasi talaga dapat siya matatanggap. Bukod kasi sa maliit siya, ay wala din siyang maiibibigay na diploma. Pero dahil mabait si Dylan, ay hindi na ito nagdalawang isip na tanggapin siya. Bagay na ikinainggit ng mga kasamahan niya. May iba nagsasabi na baka daw nilandi ang amo kaya ganun na lang kadaling natanggap siya na hindi niya na lang binibigyan ng pansin. Hindi naman siya magkakapera kung papatulan niya ang mga ito. Napawi ang ngiti niya nang mapansin ang pananahimik nito. Kaya naman hindi nakatiis na nilungon niya ito. At ganun na lang ang pagtataka niya na makitang titig na titig ito sa kanya at tila namamangha sa kanya. Anong problema mo? Hindi niya tuloy maiwasang mamula. Kakaiba kasi ang titig nito. Parang may nakakatuwa siyang ginawa. May dumi ba ako sa mukha? Talagang kinuha niya pa ang maliit na salamin na nakapatong sa dashboard para lang tignan ang mukha. Wala. Tila nahihiyang muli nitong binalik sa daan ang atensyon. Siya naman ay hindi rin maalis sa mukha ang pagtataka. Anong problema nito? Bakit bigla na lang natahimik? Alam mo kung bakit? Ngayon lang kasi kita narinig na magsalita ng mahaba. At ang sarap lang sa pakiramdam. Feeling ko, close mo na ako. Dagdag pa nito na ikinatigil niya. Lihim niya lang itong tinitigan. Nakangiti pa ito habang nagsasalita na tila totoo lahat ang sinasabi nito. Hindi niya na ito pinansin pa at binalik na lang sa bintana ang tingin. Dahil kahit siya ay nagulat din sa sarili. Kailan pa siya natutong magsalita ng mahaba? Pero kung sakali man na matanggal ka sa trabaho mo, pwede ka naman mag-apply sa akin. Ano namang a-applyan ko sa'yo? Naiintriga niyang tanong na nilingon pa ito. Nung unahan na kita, elementarya lang ang natapos ko. Kaya talagang ayaw kong matanggal sa bar. Mag-a-apply ka bilang girlfriend ko. Walang requirements. Mamahalin mo lang ako. Nakangising saad nito na kumindat pa. Hindi niya natuloy napigilan ang sarili na huwag tumawa. Lumana yung salitang yan. Saad niya sa pagitan ng pagtawa. Samantala, sa halip na mainis ay natutuwa pa si Daven na makitang tumatawa ang babaeng akala niya ay hindi marunong ngumiti. Kung ibang babae ang sinabihan niya ng ganon, tsaka na mamamatay na ang mga iyon sa sobrang kilig. Pero ang babaeng ito, tinawanan lang siya. Lalo kang gumaganda kapag tumatawa. Wala sa sariling na ibulalas niya habang titig na titig dito. Tila naman na ilang ito sa klase ng tingin niya, kaya nahihiyang nag-iwas ng tingin. Hanggang sa makarating sila sa bahay nito at hindi na muli ito nagsalita. O kahit pansinin man lang ang sinasabi niya. Kaya tumahimik na lang din siya. Pero hindi yung dahilan para mapawi ang ngiti niya. Napatawa niya si Lucky ngayong araw. At isa yung malaking achievement para sa kanya. Wala ka bang planong bumalik uli sa pag-aaral? Tanong niya nang ilapag nito sa lamesa ang tasa ng kape nilang dalawa. Wala, para saan pa? Mamamatay din naman. Prente ang tugon nito bago naupo sa upo ang nakaharap sa kanya. Tsaka nabubuhay pa rin naman ako kahit na hindi nakapagtapos. Lahat naman ng tao mamamatay, pero syempre, mas maganda pa rin kung makakapagtapos ka ng pag-aaral kasi sabi sa akin ni Mami, ang totoong maganda raw ay may diploma. Pagkakitong natawa sa sinabi niya, kaya hindi niya namang maiwasang wag ma-amay sa babaeng ito. Ay sarap kasing pakinggan ng tawa nito para siyang hinihili. Ano ka ba? Hindi ko kailangan maging maganda. Kontento na ako sa buhay ko. Todo pa sasalamat din siya sa Panginoon na ngayon ay pinapansin na siya nito. At ito nga, nagkikipagkwentuhan na din sa kanya. Kung sa bagay, halos lahat yata na nangyari sa buhay niya ay naikwento niya na dito. Kaya worth it lahat ng yun.
dahil ngayon, ito naman ang unti-unti niyang nakilala. Eh ikaw, hindi ka ba nagagandahan sa akin? Bakit mo ako gustong ligawan kung ganun? Muntikan niya nang naibuga ang iniinom na kape sa biglaan nitong tanong. Nang tignan niya ito ay nakamasid lang ito sa kanya at tila hinihintay ang sagot niya. Who told you? Hindi ako nagagandahan sa'yo. Uupakan ko. Kasi, hindi ako maganda kasi wala akong diploma eh. Kipit balikat nitong tugon. Ikaw lang ang walang diploma na sobrang ganda sa paningin ko. Seryoso niyang tugon na alam niyang may katotohanan din. Ayon sa bulong ng puso niya. Kita niya naman ang biglang pamumula ng mga pisngi nito. Cute. Anya, bago pinisilan tong kinang ilong nito. Naiinis naman na nag-iwas ito ng muka. Matapos pa makipagkulitan dito, ay nagpasya na din siya magpaalam. Dahil kailangan niya namang mag-asikaso nang papasok sa opisina. Lucky, pinapatawag ka ni Sir Dylan sa opisina. Natigilan siya sa kanyang ginagawa nang marinig ang sinabi ng manager. Sige po. Sa halip na tanungin kung bakit siya pinapatawag, ay yun na lang ang naisagot niya. Ako man lalagpasan niya na ito, nang muli na naman itong nagsalita. Ano naman kaya nagawa mo this time? Nanunuri siya nitong tinignan. Matapang naman na sinalubong niya ang mga tingin nito. Bakit siya iiwas? Kung maging siya, ay walang idea kung bakit siya pinapatawag. Baka naisip ni Sir Dylan na hindi naman natin siya kailangan dito, madam. Singit ni Ara na bigla na lamang sumulpot. Tumigil ka, Ara. Sinabi ko ba magkisabat ka? Natahimik naman ang babae nang singhalan ito ng bakla. At ikaw, ano pang tinutunga-tunga nga nga mo dyan? Ayoko nang pinaghihintay mo si Sir. Naiiling na hindi niya na lang ito pinansin. Hindi niya mawari ang mood ng manager nilang ito. Minsan, mabait sa kanya. Madalas naman ay masungit. Napapabuntong hininga na lang siya habang tinatahak ang daan patungong third floor. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Lalo na at wala naman siyang maisip na dahilan para ipatawag siya nito. Come in. Utos nito mula sa loob nang kumatok siya sa pinto. Kahit palagi niyang naririnig ang boses nito ay hindi niya pa rin maiwasang huwag kabahan. Masyado kasi mautiridad ang boses nito at nakakatakot din ang aura. Hindi katulad ng kapatid nitong si Daven na mukhang jolly at syempre halatang halata ang pagiging playboy. Pinatawag niyo daw po ako. Ito lang din ang bukod tanging lalaki na nakakapagpautal sa kanya. Have a seat. Utos nito, sabay turo sa visitor's chair. Nakaagad niyang sinunod. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ito related sa trabaho. I just want to ask kung nililigawan ka ba ng kapatid ko. Gulat man sa biglang tanong nito ay marahan pa rin siyang tumango. Yes sir. Hindi sa hindi ako boto para sa kapatid ko. I just want to warn you na mag-iingat ka sa kanya. Hindi naman lingid sa'yo na babaero ang kapatid kong yon. Kaya kung sakali man na masaktan kanya, alam ko maapektuhan nito ang trabaho mo. Kaya hanggat maaari, ay huwag ka magpapautos sa kanya. Natigilan siya sa tinuran nito. Pagkunway tumango. Maging ang sarili niya naman ay binalaan niya na rin. At matibay ang pader na nilagay niya sa pagitan nila ni Daven. Kaya siguradong hindi siya nito masasaktan. But in fairness, simula na magka-interest sa'yo si Daven, bihira ko na siyang napapansin dito sa bar. Pumupunta man siya dito, hindi para mag-inom, kundi para bantayan ka sa mga manyakis na customer. Namamanghang dagdag nito na ikinainit ng mukha niya. Mukhang nais pa nitong sabihin na seryoso sa kanya si Daven. Hindi naman po siguro yun dahil sa akin. Nahihiya niyang tugon sa among hindi niya akalain na may pagkamarites din pala. Lalaki din ako. Pero tulad nga ng sabi ko, mag-iingat ka pa rin sa kanya. Sige na, you can go back to your work. Sige po. Kaagad niya na itong tinalikuran. Baka kasi pigilan pa siya nito at kwentuhin pa. Lalo na lang mag-iisip ng masama sa kanya ang mga kasamahan niya. Habang nagtatrabaho siya, ay patuloy na bumabalik sa isipan niya ang mga sinasabi ng amo. Tama naman kasi ito. Bihira na talaga mag-inom dito si Daven at palagi din siyang binabantayan. Sa lalim ng iniisip ay hindi niya namalayan na may babae pala siyang makakasalubong.
At huli na para makapreno pa siya sa paglalakad dahil nabunggo niya na ito. Dahilan para matapon lahat ng dala niyang alak at pulutan. Ang masama pa ay natapon lahat yon sa nakabungguan niyang babae. What the f- Malakas na tili nito na nakaagaw ng atensyon ng ibang customer. Sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya. Nagtangka siyang pinunasan ng damit nitong nadumihan ng gamit niyang panyo. Nang marahas na tabigin nito ang kamay niya. Don't touch me! Asan ba ang manager ng bar na to? Bakit tinahayaan nila magtrabaho ang batang katulad mo sa ganitong lugar? Mas malakas pa ang boses nito ngayon na daig pa ang nag-eeskandalo. Nahihiya namang napatungo siya. Hanggang kailan niya ba ipapaliwanag sa mga taong ito na hindi na siya bata? Na maliit lang siya pero hindi na siya bata. Bigla ay gusto niyang maiyak sa sitwasyon niya ngayon. Ramdam niya kasi ang mga titig sa kanya ng mga taong naroon. Ang ilan ay nagbubulungan pa. Matagal niyang itinatak sa isip na manhid na siya. Nasa lahat ng sakit na nangyari sa buhay niya ay manhid na siya. Pero sa puntong to, tila gusto niyang magwala at isigaw lahat ng sakit sa dibdib niya. Bakit kasi ang unfair ng mundo? Bakit hindi na lang din siya naging matangkad? Ma'am, I'm the manager here. Ano pong nangyayari dito? Tanong ng kadarating pa lamang na bakla. Pwede bang pagsabihan mo naman ng mga tauhan mo na tumingin sa dinaraanan nila? And please, huwag naman kayo magpapasok ng bata. Walang-wala na ba kayong makuhang worker? Kaya pati bata, pinapatos nyo na? Pasensya na po kayo sa nangyari ma'am. Hayaan nyo po at hindi na po mauulit. Malumanay na saad ni Luis. Pero alam niyang sa loob nito ay nagpupuyos na ito sa galit. Kaya hinahanda niya na ang sarili niya. And by the way ma'am, she's already 22 years old. So hindi na po siya bata. Rinig niya ang pagsinghap nito at ang mga chismosa sa paligid. Nasa tamang edad na pala. Maliit lang. Bulungan ng mga tao sa paligid. Lihim na lang siyang napairap. Dapat ay sanay na siya sa ganitong eksena. Pero bakit tila nasasaktan pa rin siya sa mapanghusgang tingin ng mga ito? Maliit man siya sa inyong paningin, pero sobrang ipinagmamalaki ko naman siya. Mula sa kung saan ay sumulpot si Daven at marahan siyang hinapit sa bewang bago siya inakbayan. Sa tangkad nito ay umabot lang siya sa dibdib nito. Daven? Gulat na tanong ng babae sa harapan nila. Maging siya ay nagulat din. Dahil kilala pala nito ang binata, napairap pa siya sa isiping baka isa din ito sa naging flings ng binata. Oh, Zoe, ikaw pala. Kaya naman pala nangangamoy hasang. Puno ng sarkasmong saad nito bago binalingan ng tingin ang mga tao. Everybody, listen. Agaw niya sa atensyon ng mga ito. Gusto kong malaman nyo that this girl beside me is my future. So, kung sino man ang maririnig ko sa inyong minamaliit siya. Saglit itong huminto at nagbabantang tinignan lahat ng nasa paligid nila. Hindi nyo magugustuhan na maaari kong gawin. So, huwag nyong kakalimutan ang mukhang to. Dahil ang mukhang to, ang mukha na mapapangasawa ko. Proud pang saad nito na ikinalaglag ng panga niya. Talaga bang sinabi nito ang salitang yon sa harapan ng maraming tao? Bigla tuloy ay gusto niyang mahiya at magtago na lang sa loob ng damit ng lalaking to. Never in her life na naranasan niyang may nagmalaki sa kanya. Ngayon lang. What? I can't believe this. You're crazy, Daven. Nakangiwing saad ang babaeng nabunggo niya kanina na nangangalang Zoe. Yes. Crazy in love with her. Pagmamatigas nito bago pumihit paharap sa kanya. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang bigla na lang siya nitong hinalikan at siniil ng halik. Hindi siya halos makapaniwala sa nangyari. At ang tanging naririnig niya lang ngayon ay ang malakas na kabog ng dibdib niya. Ang first kiss niya ay wala na. Padabog na umalis ang maarting babae, samantalang kinikilig naman na nagpapalakpakan ng mga taong nakapalibot sa kanila. Ang ilan ay kinukuhanan pa sila ng picture. Hindi naman niya magawang makaalpas sa pagkakayakap nito, kaya naman naghihinang napakapit na lang siya sa dibdib nito. Bago dahan-dahang ipinikit ang mga mata at hinayaan ang malambot nitong labi sa ibabaw ng kanyang labi. Ano nangyayari dito? Mabilis niyang naitulak palayo sa Daven nang marinig ang pagdating ng amo.
natin kuya. Ipinagyayabang ko lang sa kanila kung ano mukha na magiging future ko. Magilaw na tugon ng binata bago siya sinulyapan pag kunway kinindatan. Dahil naman sa pagkailang ay nahihiyang nagpaalam na lang siya sa mga ito. Hawak ang labi na nagdiretso siya sa CR at nagkulong mula roon. Nang tignan niya nga ang sarili sa harap ng salamin ay halos mapatili siya na makitang pulang-pula na ang kanyang pisngi. Nakakainis ka talaga, Daven. Ayos ka lang ba? Tipid na tango lang ang isinagot niya sa lalaki. Kasalukuyan silang lula ng sasakyan nito pa uwi. At tulad ng dati, ay hindi niya ito magawang harapin. Kung dati ay ayaw niya talaga, ngayon ay dahil nahihiya siyang magpakita dito. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nakakaramdam ng hiya dito. Samantalang ito naman ang nagnakaw ng halik at hindi siya. Pero baka kaya nagigilty siya kasi nagustuhan niya rin yung halik. Dahil ba sa ginawa kong paghalik sa'yo? Hindi. Wala tuloy sa sariling nilingon niya ito. Tipid ng nginitian siya nito pag kunway itinigil ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Look, kung nahalikan man kita kanina, I'm not going to say sorry kasi ginusto ko yun. Ginusto kitang halikan sa harap ng maraming tao. Sincere na saad nito bago hinawakan ng dalawa niyang kamay. Pero kung gusto mo akong sampalin, ayos lang. Go on, hindi ako magagalit. Natawa siya nang dalhin nito ang kanyang kamay sa pisngi nito. Loko, hindi kasi yun ang dahilan. Natatawang piningot niya ang matangos nitong ilong. So, bakit ka nga tahimik? Hindi ka na nasanay sa akin. Tugon niya, pero tila hindi ito kontento sa sinabi niya. Kaya naman marahas siya na pabuntong hininga. Sige na nga, aamin na. Kasabay ng pag-ayos niya ng upo ang pagseryoso ng boses niya. Yung ginawa mo kasi kanina, yun ang unang beses na naranasan kong ipagmalaki ako. Kasi ever since, walang sino man ng taong lumapit sa akin. Pinagtanggol at pinagmalaki ako sa harap ng maraming tao. Ikaw lang. Pagak siya natawa nang umagos pababa ang mga luha niya. Samantalang taimtim naman na nakikinig lang si Daven. Ayaw niyang umimik o gumawa ng kahit anong ingay para istorbohin ito sa pag-iyak. Ito kasi ang gusto niya. Dahil baka malaman niya ang dahilan sa likod ng pagiging cold and emotionless nito. Kasi alam mo, maaga akong naulila. Si nanay namatay dahil sa atake sa puso. Hindi niya kasi kinaya ang pambababae ni tatay eh. Tila ay biglang gusto niyang suntukin ang tatay nito. Nagka-trauma patuloy ito sa mga lalaki dahil dito. Tapos 11 taon naman ako nang namatay din si tatay. At iniwan niya pa ako sa halimaw niyang kabit at sa anak nito. 1 taon din ako naging alipin nila. Sila din ang naging dahilan kung bakit ako napahinto sa pag-aaral. Walang araw na hindi nila ako pinag-initan. Na tila ba kasalanan kong mabuhay sa mundong to. Tumigil ito saglit sa pagsasalita para sumagap ng hangin. Ang buong mukha nito at ang mga mata ay pula na dahil sa tindi ng pag-iyak. Nagtiis akong tumira sa kanila kasi ayokong pulutin sa lansangan. Kaya talagang ginawa ko ang lahat, makahanap lang ng trabaho. Swerte naman at tinanggap ako ng kuya mo. Simula noon, nilayasan ko na silang mag-ina at namuhay na mag-isa. Tinukot niya ang panyo sa bulsa ng pantalon at pinunas yon sa luhaan nitong muka. Akala niya ay tapos na itong magkwento. Pero hindi pa pala, dahil sumagap lang ito ng hangin at muling nagsalita. Then, nakilala ko siya. Akala ko nga, siya na eh. Kasing kulit mo din. Siya nga rin ang dahilan kung bakit ako natuto ng self-defense at sumuntok ng malakas. At dahil nga nahulog ang loob ko sa kanya, kaya hinayaan ko siyang tuluyang makapasok sa buhay ko. Nang makita kong porsigido siya sa panliligaw, naisipan kong sagutin na siya. At ang akala ko, happy end game na kami. Hindi pa pala, dahil katulad ni tatay, babaero din siya. Kaya simula noon pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako muli magtitiwala at magpapapasok pa ng lalaki sa buhay ko. Natigilan siya na makita ang pinaghalong lungkot at puot sa mukha nito. Malayong malayo ito sa dating laki na nakilala niya na hindi kababakasan ng anumang emosyon ng mukha.
Ngayon ay alam niya na kung bakit hindi man lang ito magawang umiti. Pero hindi niya pa rin mapigilan ang humanga dito. Sa isiping kinaya nitong lagpasan ang lahat ng sakit sa buhay nito. Bigla rin ay nakaramdam siya ng guilt. Alam niya kasi sa sarili na wala rin siyang pinagkaiba sa tatay at sa ex nitong manluloko. At ngayon pa lang ay nasasaktan na siya kapag nalaman nito kung bakit niya ito nilalapitan. Napasinghap si Lucky nang bigla na lamang siyang higitin ng yakap ni Daven. Pati sob-sob sa malapad nitong dibdib. Akala siguro nito ay apektado pa rin siya ng nakaraan. Ang hindi nito alam ay kaya lang siya umiiyak dahil sobrang na-touch lang siya sa pinapakita nitong pag-aalala sa kanya. Ngayong nandito na ako, hindi ko nahayaan pang may manakit sa'yo. Sincere na wika nito, napapikit na lang siya ng mariin. Sana nga, sana hindi na siya muli pang masaktan. Ilang minuto din silang magkayakap bago nagpa siyang umuwi na. Mag-uumaga na rin kasi at may pasok pa ito. Ayaw niya namang malate ito sa trabaho dahil lang sa nag-enjoy siya sa pagyakap dito. Kape ka muna. Alok niya dito na mabuksan niya ang pinto ng bahay. Naku, hindi na. Nagmamadali na rin ako. Maybe next time. Ayaw man tanggihan ni Daven ang alok ng dalaga ay kailangan. Natutuwa siya sa pinapakita nito ngayon sa kanya. Nagagawa na rin kasi siya nitong alukin ng kape at mukhang nakuha niya na rin ang loob nito. Pero hindi niya talaga maiwasang huwag mag-guilty. Alam niya kasing panandalian lang din yun. Dahil alam niyang masasaktan niya rin ito. Pero ano ba ang dapat niyang gawin? Ang tanggapin na talo na siya para matigil na ang pustahan? O ang ipagpatuloy pa? Dahil ayaw niyang matalo. Dahil never pa siyang natatalo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Frustrated na napakamot siya sa ulo. Lord, please, give me a sign. Hindi niya rin alam kung kailan pa siya naniwala sa sign. Siguro ay ngayon lang dahil bigla na lang nag-beep ang cellphone niya at nabasa mula roon ang mensahe ng dalaga. Salamat sa pakikinig ng drama sa buhay ko. Libre kita milkly mamaya. Pasasalamat. Husang lumabas ang ngiti sa mga labi niya. Wala na, lalo na siya. Mabilis na dumaan ang araw at linggo sa buhay ni Lucky at Daven. At habang tumatagal ay lalo lamang nahuhulog ang dalaga sa lalaki. Hindi niya na nga kayang pigilan pa ang nararamdaman, lalo na at sobrang sweet and caring nito sa kanya. Hindi niya na nga rin napapansin na mas madalas na siyang umiti ngayon at magsalita. Sa bagay, ikaw ba naman na magkaroon ng gwapo at gentleman na manliligaw? Ewan ko lang kung hindi mapuputol ang sungay mo. At halos araw-araw siya nitong hatid sundo sa trabaho ay nasanay na siyang palagi itong nakikita at nakakasamang kumain. Kaya naman isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Masyadong mabilis pero wala siyang magagawa. Muli siyang tinamaan ng panay. Mag-iingat ka sa trabaho and please, huwag kang magpapakapagod. Naawain ko talaga si kuya. Natawa siya nang marinig ang sinabi nito sa kabilang linya. Kakababa niya lang noon sa kotse nito at papasok na siya ng bar nang marinig ang cellphone niya at nang tignan niya ito ay ito nga ang tumatawag. Kinilig siya sa isiping magkasama naman sila kanina pero talagang tinawagan pa siya nito. Opo, master. Tugon niya bago nagpaalam dito. Malawak ang ngiting pumasok siya sa loob ng bar. Sa sobrang kaswitan nilang dalawa, mapagkakamalan na silang magjowa. Yes na lang talaga ang kulang. Magkakaroon na rin ng label ang relasyon nila. Buong maghapon ay ganado sa pagtatrabaho si Daven. Ay hindi, halos araw-araw pala siyang ganado sa pagharap sa trabaho. Halos 2 linggo na rin siyang hindi nakakatikim ng alak. Nagtatampo na nga ang mga kaibigan niya dahil palagi niyang tinatanggihan ang mga ito. Ang saya naman tignan ng aking anak. Mukhang ganadong ganado sa pagtatrabaho ha. Dahil sa sobrang tutok sa trabaho, ay hindi niya namalayan ang pagbukas ng pintuan. Ma'am, Dad! Masiglang tumayo siya at sinalubong ng yakap ang mga ito. Nakakaistorbo ba kami sa'yo? Mukhang busy ka ha. Anong kanyang ama? Naku, hindi po. Namimiss ko na rin po kayo, lalo na tong si Quinay. Tugon niya na ginulo pa ang buhok ng bunsong kapatid. Nakanguso namang lumayo ito sa kanya. Pinaupo niya muna ang mga ito sa mahabang sofa
bago tinawagan ng assistant para kumuha ng maiinom. Namimiss ka na rin namin. Marami ka bang ginagawa dito sa opisina at hindi mo malang kami magawang dalawin sa mansyon? Nagtatampong tanong ng ginang. Natatawa namang niyakap niya ito. Hindi niya ito masisisi kung magtampo man ito. Simula kasi ng ligawan niya si Lucky ay naging busy na ang schedule niya, kaya naman hindi niya magawang pasyalan ang mga ito sa mansyon. Sabi ko naman kasi sa daddy mo, nabawasan muna ang trabaho mo. Saka na lang bumawi kapag CEO ka na. Dagdag pa nito, sabay kurot sa ama niya. Malapit na ang Christmas, mahal, kaya talagang tabak ang trabaho ngayon. Nakangiwin tugon naman ang kanyang ama. Yeah, whatever. Basta gusto kong bumisita ka sa bahay at ipakilala mo naman sa amin yung dahilan ng pagginti mo. Namumulang nag-iwas siya ng tingin. Masyado bang obvious na in love siya? Kaya kahit unang tingin pa lang ay alam na ng mami niya? Yuck, si kuya nagbablush, ang pangit. Sinamaan niya ng tingin ng kapatid. Kahit kailan talaga, bully ang babaeng to. Hindi pa nga po ako sinasagot eh. Kakamot-kamot sa ulong tugon niya. Nangaasar na tumawa ang kanyang ama. Kailan ka pa nahirapang magpasagot ng babae, anak? Iba siya, daddy. Nakakaangat sa lahat ng babaeng nakilala ko. Totoong saad niya na tila ba si Lucky lang ang babaeng nakilala niya at dumating sa buhay niya. Hindi mo yata ginagamitan ng Aragon moves. Tigil-tigilan mo yung anak natin, Richard. Nakikita mo nang seryoso nga siya eh. Pagsusungit ng ina niya na siniko pa sa tagiliran ang kanyang ama. Pero seryoso, iho. I want to meet her. Gusto kong makilala ang bukod tanging babae na nakapagbigay ng ngiti sa anak ko. Matamis siyang napangiti. Very soon, mami. Ano nga palang sasabihin mo sa akin? Tanong ni Daven nang maiayos nito ang pagkain sa ibabaw ng picnic blanket nila. Kasalukuyan silang nandito ngayon sa malawak na Green Park. Napasyalan ng mga magjowa, pamilya o mga magkakaibigan. Dito niya napiling ayain na mag-date si Daven. Para dito na rin ito sagutin. Pero balak niyang mamayang gabi pa lang na kapag lumabas na ang mga bituin para naman may saksi sa pagsagot niya dito. Saglit lang. Pasimple niyang tinignan ang suot na relo. Mag-aalas 7 na ng gabi. Sakto, at July 7 ngayon. O diba? Hindi naman halatang paborito niya ang number 7. Day off kasi niya ngayon, kaya talagang pinaghandaan niya na ang araw na to. Ito na ang nagbukas ng mga Tupperware nilang dala. Halos maglaway pa siya na makita ang pagkain doon. Tahimik na nagsimula silang kumain nang may maisip siyang gawin. Saktong tumunog na kasi ang alarm ng relo niya. At oras na para sabihin niya dito ang totoong dahilan ng pagpunta nila sa lugar na to. Daven, say ah. Napangiti siya nang sinunod nito ang sinabi niya. Kaagad niyang sinubo dito ang binalatang hipon. Nang maisubo nito ay kaagad niyang inilapit ang mukha dito at inilapat ang labi sa bibig nitong kasalukuyang may lamang hipon. Ramdam niya ang pagkagulat ni Daven sa ginawa niyang paghalik dito. Pero kalaunan din ay nakangiting tumugon ito sa kanya at ang maliit na hipon ay pinagsaluhang kainin ng kanilang labi. What's that for? Masiglang tanong nito nang pakawalan siya. Ganti ko sa pagnanako mo ng first kiss ko. Pagbibiro niya. Pagkunway hinawakan ang mga kamay nito at tumingala sa kalangitan na napupuno ng mga bituin. Sa harap ng mga bituin, halaman, damo at mga puno. Ikaw, Mr. Daven Aragon, ay sinasagot ko na. Buong puso niyang sambit, saka sinalubong ang mga tingin nito na mangiyak-ngiyak. Is that for real? Sa halip na tumugon, ay muli niya itong siniil ng halik. At ang tahimik na gabi ay napuno ng ingay na mga pusong sila lamang ang nakakaintindi. Pakiramdam ni Daven ay nakalutang pa rin siya hanggang ngayon sa alapaap. Ito na yata ang isa sa pinaka-the best na araw sa buhay niya. At alam niyang hindi yon dahil sa nanalo siya sa pustahan, kundi dahil sinagot na siya ng babaeng unang sineryoso at minahal niya. Oo, mahal niya na nga ito. Kaya nga ngayon ay pinatawag niya ang dalawa upang sabihin na ititigil niya na ang pustahan at tanggap niya na sa kauna-unahang pagkakataon ay matatalo siya. Masaya kami na nahanap mo na ang babaeng seryoso sa'yo, bro. Sana.
Totoo na yan. Ani ni Jansen, sabay tapik sa balikat niya. Sigurado ka na ba dyan? Si Garrett, naiiling-iling. Pero masaya naman at mapapasa kanya na ang condo unit nito na isa sa pinakamahal na condo sa lugar nila. Bro, hindi ko tatanggapin ang pagkatalo ko kung hindi ako seryoso. Masiglang tugon niya. Bigla tuloy ay parang gusto siyang batukan ng dalawa. Kanina pa kasing hindi mapawi ang ngiti sa mga labi niya. So, you're welcome. Alam ko kasi magpapasalamat ka sa akin. Kasi dahil sa akin, kaya ka naging interesado sa kanya. Oo, gago. May magandang dulot din pala ang pagiging sugarol mo. Ouch naman. Grabe naman yung sugarol. Saad nito na nakahawak sa dibdib na tila nasaktan talaga. Natatawang binato niya na lang ito ng takip ng bote. Pero hindi ba masyadong mabilis naman ata? Parang ang bilis mo na fall. Seryosong saad ni Jansen. Ang bitter mo pre. Mukhang kailangan mo na din ang babaeng mag-aalis ng pait dyan sa buhay mo. Pangaasar ni Garrett. Naisip ko din yan pare. Pero wala eh. Talaga na in love ako ng ganong kabilis. Siguro kasi hindi naman siya mahirap mahalin. Alam mo yon? Sa una ang sungit niya. Dinaig pa ang apaw sa sobrang tahimik. Pero nung makilala ko siya, may dahilan naman pala kung bakit ganon siya. Pati sa yon sa hinahangaan ko sa kanya. Ang pagiging matatag niyang babae. Hanggang sa ito na nga, tinanggap ko na. Namahal ko na talaga siya. At hindi ko kakayanin na mawala pa siya. Puno ng katotohanan na saad niya. So cheers para sa kaibigan nating naputulang sungay. Itinaas ni Garrett ang hawak na kopita. Kakatapos ko lang maglinis ng aking silid. Pang umaga na kasi ang trabaho ko ngayon. Yung bar kasi na pinapasukan ko kapag umaga ay restaurant siya. Kaya naman tuwing 15 days ay nagpapalitan kami ng schedule. Nakahiga na ako at ready nang matulog nang marinig ang aking cellphone. Napangiti ako na makita doon ang pangalan ng gwapo kong boyfriend. Tumatawag na naman. Hindi yata nabubuo ang oras nito nang hindi maririnig ang boses ko. Hello? Bungad ko nang sagutin ko ang tawag niya. Pero sa halip na sagutin niya ako, ay iba ang naririnig ko. Umaawit siya sa kabilang linya. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang kanta na palagi niyang kinakanta sa akin. My favorite girl. Ang kantang kanyang inaawit ngayon. Napangiti ako nang marinig ang malamyos niyang tinig. Sino mag-aakala na ang dating playboy na to ay marunong palang kumanta at may sweet side din pala. Nanghaharana ka ba? Tanong ko nang huminto siya saglit sa pagkanta. Pero tanging pagkanta uli ang sinagot niya. Habang nakikinig ay naisip kong buksan ang bintana at sumilip mula roon. Pero lalo lang akong kinilig nang makita siya na nakatayo mula sa labas ng aking apartment. Nakasandal siya sa kanyang kotse. Nakadikit sa tenga ang cellphone. Kumakanta habang diretsong nakatingin sa akin. Tila naman parang naglu ang mata ko sa mga mata niya. Hindi ko kasi magawang iiwas man lang ang aking paningin. Ramdam ko ang pangiinit ng pisngi ko nang kindatan niya ako matapos niyang kumanta. Nagmamadali namang lumabas ako at nilapitan siya. Pero nanatili lang sa tenga ko ang cellphone. Bakit nang haharana ka pa? Boyfriend na kaya kita? Hindi porket sinagot mo na ako, ititigil na ako sa panunuyo sa'yo. Siyempre, araw-araw pa rin kitang liligawan. Walang nagbago. Kung may nagbago man, ay girlfriend na kita ngayon. Sinilid nito ang cellphone sa pants niyang suot bago ako hinapit sa bewang at hinalikan ng aking noo. Naipikit ko ang aking mga mata nang maramdaman ang init ng labi niya doon. Sige na, pumasok ka na uli sa loob at matulog na. Maaga pa ang pasok mo bukas. Ha? Huh? Just came here to check on you. At ngayon nakita na kita at safe ka naman, uuwi na rin ako. Muli niya akong hinigit at niyakap. Sa sobrang tangkad niya ay halos mangalay ako sa pagtingkayad. Good night and dream of me. I love you. Kinilig na siniksik ko ang aking muka sa mabango niyang dibdib. Tila tuwing sinasabi niya ang mga salitang yun ay tila gusto kong magwala sa sobrang saya. I love you so much. Tugon ko, and yes, ito ang unang beses na mag-I love you ako sa kanya. Ang sarap naman pakinggan. Isa pa nga. Pagka kong natawa, mukhang nag-enjoy din siyang marinig ang sinabi ko. Sabi ko, mahal kita, kaya umuwi ka na. Baka pareho tayong maliit bukas.
Gustuhin ko man na makasama pa siya ay hindi na maaari. Pareho kaming may pasok bukas. At ayaw ko namang malit kami dahil sa kalandian naming dalawa. Kinaumagahan, ay ganado akong bumangon at naghanda na para sa pagpasok. Good morning. Bati ko sa bawat kasamahan na nadadaanan ko. Good morning, Ate Grace. Bati ko sa manager namin tuwing pang-umaga. Good morning. Iba talaga kapag in love. At tahimik ay nagagawang madaldal. Saad nito? Kaya nga, si Sir Daven lang palang makakapagpalagay ng ngiti dyan sa mga labi mo. Ang blooming mo din. Kanya-kanyang saad nila na ipinagkibit balikat ko na lang. Hindi ko sila masisisi na sabihin ng mga salitang yan. Kasi talagang napakatahimik ko nga dati. Pero napag-isip-isip ko na nakakangalay din palang sumimangot. Mas maganda pa rin kapag laging nakangiti. Siyempre, kasing gwapo at bango ba naman ni Sir Daven ang magiging jowa mo? Ewan ko na lang, punta mo rin ka pang umiti. Muli ay kinikilig na saad ni Ate Grace na ikinatawa na lang namin. Hindi ako nagkamali na papasukin si Daven sa buhay ko. Dahil siya ang taong muling naglagay ng ngiti sa mga labi ko. Kaya sana nga ay hindi ako nagkamali. Kinakabahan ako, Daven. Baka hindi nila ako magustuhan. Nalalamig ang mga kamay ko na hinarap ko siya. Lulon kami ng kotse niya papunta sa kanila. Gusto daw akong makilala ng pamilya niya. Kaya talagang hindi maalis-alis sa akin ang huwag kabahan. Ang daming what ifs na pumapasok sa utak ko. Huwag na lang kaya muna tayong tumuloy. Isipin ko pa lang na pareho sa ugali ni Sir Dylan ang magulang niya ay tila gusto ko nang maglaho. Hindi naman sa ayaw ko kay Sir. Ang kaso, yung ugali niya kasi, tahimik at mukhang terror. Nakakapanginig ng tuhod. Kaya siguro wala pa siyang jowa hanggang ngayon. Mabait si na Mami, Lucky. Don't worry, magugustuhan ka nila. Walang gusto ko, ang hindi nila nagustuhan. So, relax. Ginagap niya ang kamay ko at marahan yung pinisil. Marahas na bumuntong hininga na lang ako. Sana lang talaga ay hindi sila katulad ng ibang mayayaman na mata pobre. Nang maipark ni Daven ang sasakyan niya sa malawak na parking lot, ay inalalayan niya ako hanggang sa makapasok sa napakalaki nilang bahay. Iho, finally, you're here. Naagaw ang atensyon ko nang matinis na boses na yon ang papalapit kay Daven. Mami. Hanggang sa magyakap silang mag-ina ay hindi niya binitawan ang kamay ko. Hindi ko naman maiwasang magpasadahan ng tingin ng mami niya. Maganda siya at kahit malalaki na ang mga anak niya ay saksi pa rin. Sumunod naman na dumating ang may katandaan na lalaki pero bakas pa rin ang pagiging gwapo noong kabataan pa. Nakipag-fistbump lang ito kay Daven. Hi, Kuis. Siya na ba yung babaeng malabo ang mata na nagkagusto sa'yo? Mula naman sa likuran ng kanyang ama ay sumulpot ang magandang dalaga. Sa tingin ko ay nasa edad 15 pa lang siya at mukha siyang makulit. Hi, I'm Quinay. Can I ask you one question? Anong nagustuhan mo sa kuya kong pangit? Napuno ng tawanan ang buong bahay sa tanong niyang yon. Maging ako nga ay natawa na rin dahil sa nakangiwing mukha ni Daven. Now shut up, Queen. Palibasa sa'yo walang nagkakagusto. Che! Ay naku, tama na yung kulitan niyo. Doon na tayo sa dining at baka lumamig na ang mga pagkain. Singit ng ginang sa kulitan nilang dalawa. Habang ako ay masaya lang silang pinapanood. Hindi ko maiwasang huwag malungkot sa isiping hindi ko man lang naranasan na magkaroon ng kapatid. Tapos maaga pa ako na ulila. Okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik. Bulong ni Daven nang makaupo kami dito sa dining. Nakangiting tumango naman ako. Sorry, I'm late. Mula sa pintuan ay iniluwas si Sir Dylan. Nagusot pa ang suot na polo. Hindi maitatanggi na kahit nakakatakot ang aura niya ay gwapo pa rin siya. As usual, nakairap na saad ni Quinay. Good evening, sir. At dahil sanay akong binabati siya, ay mabilis akong tumayo para batiin siya. Bigla namang nilamon ng katahimikan ang paligid. Tila hindi inaasahan ang ginawa ko. Kaya nahihiyang muli ako na upo. Wala ka na sa trabaho, babe. So, call her kuya. Wika ni Daven. Daven is right. Masyado ko naman formal. Pagkak na tumawa ito. Mabuti na lang at nabaling na sa ibang topic ang usapan.
You know what? Gustong-gusto kita para sa anak ko. Napalingon ako kay Tita Michelle. Nandito kami sa hardin ng mansyon nila. Si Daven, nandun sa loob, kainuman ng kuya at daddy niya. Simula na makilala ka niya, hindi ko na nabalitaan na nambabae siya. Hindi na rin siya gaanong umiinom at nagpupunta ng bar. Pumupunta na lang siya doon kapag susunduin ka. So, thank you. Salamat dahil binago mo ang anak ko. Ginagap niya ang kamay ko at marahan yung pinisil. Hindi niyo po kailangang magpasalamat, tita. Kasi po, hindi ako nagpabago sa kanya. Siya po mismo. Choice niya po yun. Sincere na saad ko. Kahit na, at least ikaw pa rin ang naging inspirasyon niya para baguhin ang sarili. Matamis itong napangiti. And anyway, call me mommy. Dahil part ka na ng pamilya, okay? Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Nakakahiya naman po. Huwag ka na mahiya. Inaya niya akong pumasok sa loob ng bahay. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Isa lang ang hiling ko sa'yo, iha. Bigla ay kinabahan ako nang sumeryoso ang mukha niya. Ano po yun? Sana huwag mo siyang iwan. Baka mahalin mo ang anak ko. Malawak akong ngumiti. Akala ko naman kung ano na. Makakaasa po kayo. Inalis ko na ang seatbelt sa bewang ko. Nang huminto na sa tapat ng bahay, ang sasakyan ni Daven. Thanks for the night, babe. Sobra mo akong napasaya. Masayang saad niya. Bago ako nilapitan at siniil ng halik, nalasahan ko pa sa labi niya ang lasa ng alak. Napaungol na lang ako nang lumalim ang mga halik niya. Ang mga kamay niya ay nagiging malikot na rin. Gustuhin ko man siyang itulak at patigilin. Ay tila hindi nakikisama ang katawan ko dahil parang ginugusto pa to ng aking katawan. Sa sobrang init ng aking nararamdaman, namalayan ko na lang na nakasandal na ako sa bintana ng kotse. Muli ako napaungol nang maramdaman ang kamay niya sa ibabaw ng dibdib ko. Mariin ko na lang na naikuyom ang aking kamao dahil tila wala na akong magagawa. Hindi ko na kaya pang pigilan ang sinisigaw ng aking damdamin. Nantangka ko nang kakalasin ang butones ng suot niyong polo ay siya namang pagtunog ng aking cellphone. Sa gulat ay malakas ko siyang naitulak. Tila naman nahimasmasan din siya dahil nanlalaki ang mga mata niya nang sulyapan ko siya. I'm sorry. Kita ko ang guilt sa mga mata niya pero sa halip na pansinin siya ay kinuha ko na lang ang cellphone at sinagot ang caller. Hello? Nanghihina pang tanong ko dahil nararamdaman ko pa rin ngayon ang init ng palad niya na humahaplos sa dibdib ko kanina. Lucky? I miss you. Lalo pa ako nang hina nang marinig ang boses na kay tagal kong hindi narinig. I'm back. Dagdag pa nito bago ko pinatay ang linya. Nanghihinang nasapo ko ang aking dibdib. Who's that? Bumaling ang tingin ko kay Daven. Muntikan ko nang makalimutan na may kasama nga pala ako. Si Cedric. Bumalik na siya. Ang lalaking una kong minahal. At siya rin ang unang sumira sa inosente kong puso. Galit ka ba sa akin? Sorry. I didn't mean to do that. Bungad na tanong ni Daven nang sumakay sa kotse niya si Lucky. Hindi, inaantok na lang talaga ako kagabi kaya hindi na kita masyadong napansin. Malamig na tugon nito, dahilan para gumuhit ang kirot sa dibdib niya. Kagabi niya pa halos pinapagalitan ng sarili dahil sa nagawa niya dito. Muntikan na siyang mawala sa sarili niya dahil sa sarap ng halik at isama pa ang mga ungol nitong tila musika sa kanyang pandinig. Ayos ka lang ba? Tahimik ka yata? Tanong niyang muli habang nagmamaneho. Kahit hindi niya ito tignan, ay alam niyang malungkot ito at tila may malalim na iniisip. Yun tungkol pa rin ba kagabi? Hindi yun, may iniisip lang ako. Malamig na tugon nito. Ano yun? Naiintriga siyang malaman. Tila kasi bumalik na naman ito sa dating malamig. At yun ang ayaw niyang mangyari. Wala. Walang ganang tugon nito bago ibinaling sa labas ng bintana ang tingin. Marahas na lang siyang napabuntong hininga. Mukhang ayaw nitong makipag-usap.
ganito kasi palagi ang ginagawa nito kapag walang ganang makipag-usap. Nang makarating sila sa bar, ay mabilis din itong nagpaalam. Nakalimutan na ngang mag-I love you at halikan siya sa pisngi. Bagay na pinagtakhan niya, mukhang nagalit talaga ito sa ginawa niya kagabi. Muli ay naiinis na pinaghahampas niya ang manibela. Umiral na naman kasi ang kamanyakan mo. Samantala, maghapon na wala sa sarili ang dalaga. At hindi yun dahil sa ginawa ng nobyo niya, kundi dahil sa taong bigla na lamang tumawag sa kanya para sabihin nagbabalik na ito. Anong karapatan nitong tawagan pa siya at bumalik? Mariin siya na pailing. Kung akala nito na meron pa siyang babalikan, pues, nagkakamali siya. Muli, ay bumalik sa alaala niya ang nangyari 3 years ago. Umiiyak na lumuhod siya sa harapan ni Cedric. Pakiusap, Ced. Huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo kong iwan. Lahat gagawin ko. Manatili ka lang. Wala siyang pakialam kung naghalo na ang sipon at luha niya sa mukha. Ang gusto niya lang ay huwag siya nitong iwan. Tumayo ka dyan, Lucky. Look at yourself. Nagmumukha kang desperada na parang mauubusan ng lalaki sa mundo. At kahit anong gawin mo, buo na ang pasya ko. Aalis ako at maghihiwalay na tayo. Para siyang tinarakan ng libo-libong punyal sa dibdib. Hindi niya kakayanin na mawala ang taong siyang sumagip sa malungkot niyang buhay. Ayaw niyang bumalik na naman sa pagiging mag-isa. Sorry, but I do not love you anymore. Yun lang at mabilis siya nitong tinalikuran. Lucky, naririnig mo ba ako? Napik sa balikat ang muling nagpabalik sa kanya sa realidad. Nang lingunin niya ito ay ang manager pala niya. Pakidala naman ito sa table 8. Tinanggap niya ang inaabot nitong tray. Muli pa siya natigilan na makita ang laman ng tray. Adobo na may itlog at sisig yon na may 2 order. Bigla ay pumasok na naman sa imahe niya si Cedric na magilaw na kumakain ng niluto niyang adobo na may itlog. Mariin niyang ipinilig ang ulo. Ang mga ganong tao ay hindi na dapat inaalala pa. Lalo na ngayon at wala naman itong puwang sa puso niya. Si Daven na ang nagmamay-ari ng puso niya ngayon. Walang iba. Ito na pong order niyo, sir. Nabitin sa ere ang kanyang sasabihin nang lumingon sa kanya ang lalaking umuuko pa sa table 8. Hi, Lucky. Malawak ang ngiting bati nito na tila hindi siya nagawang saktan. Hinalma niya ang sarili bago pilit ng umiti. Hindi niya ito pinansin. Sa halip ay isa-isang pinatong sa table ang mga pagkain. Dito ka pala nagtatrabaho. Kamusta ka na? Nanatili siyang tahimik habang binibilisan ng kilos. Hindi niya yata kakayanin na makita ito ng matagal. Parang gusto nang sumabog ng puso niya sa galit. Ang kapal naman nito para magpakita pa sa kanya. Akmang tatalikuran niya na ito nang pigilan siya nito sa braso. Galit ka pa ba? Napalingon siya sa paligid. Kita niya ang tingin sa kanya ng mga kasamahan niya na nagtataka. May kailangan pa po ba kayo, sir? May gagawin pa po kasi ako. Renteng saad niya na masama ang tingin dito. Tila naman nahihiyang binitawan siya nito. Pasensya na. Pinigilan niya ang sariling irapan ito bago talikuran ay mabilis na umalis. Kilala mo ba yung lalaking sa table 8? Kanina pa yung tanghali dyan, pero hindi pa umaalis. Mukhang may hinihintay. Naiintrig ang tanong sa kanya ni Irish. Hindi. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo ay kanina pa siya naiinis. Mukha kasing siya ang hinihintay nito. At nakumpirma nga niya nang lapitan naman siya ni Harold. Parang ikaw ang hinihintay, Lucky. Tinatanong kasi kung anong oras daw ang out mo. Anong sinabi mo? Usisa ni Irish. Sabi ko, 4 p.m. Ang swerte mo naman sa mga gwapo, Lucky. Anong sikreto mo? Pangaasar na mga ito na hindi niya nalang pinansin. Mukhang kailangan niya makaisip ng paraan para makatakas siya dito. Lucky, mag-usap muna tayo. Malalaki ang hakbang na ginawa niya para lang makalayo dito. Kaka-out niya lang sa trabaho. Ang akala niya ay umalis na ito, hindi pa pala. Dahil dito pala siya sa labas nito hinihintay.
Kapag hindi mo ako kinausap, mag-iiskandalo ako dito. Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang sinabi nito. Alam niyang totohanin nito ang sinabi, kaya naman naiinis na binalikan niya ito. Sabi na nga ba, at hindi mo ko matitiis. Anong kailangan mo? Pagsusungit niya. Gusto lang kitang makausap at makahingi ng tawad. Pagkak siyang natawa. Mukha kasi itong maamong tupa ngayon. Parang hindi siya nito sinaktan. Wala nang dapat pag-usapan pa. At pwede ba? Tigilan mo na ako? Masaya na ako, Cedric. So please, tigilan mo na ako. Mahina, ngunit mariin na saad niya. Akmang iimik pa ito nang may magsalita sa likuran niya. Ano nangyayari dito? Natigilan siya nang marinig ang boses ni Daven. Nang harapin niya ito ay magkasalubong ang kilay nito. Babe, nandito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Masiglang nilapitan niya ito at siniil ng halik sa labi. Ramdam niyang natigilan ito sa ginawa niya. Pero kalaunan ay tumugon din ito. Habang tulala na nakamasid sa kanila si Cedric na may lungkot sa mga mata, mukhang huli na siya para mabawi pa ang babaeng minamahal. Padabog na sumakay sa kotse si Cedric. Kagabi ay masaya siya nang sa wakas ay makontak niya na rin ito. Kung alam lang nito kung gaano niya ito na-miss, yun nga lang ay pinagbabaan siya nito ng call hanggang sa muli niya itong makita kanina. At grabing pagpipigil lang ginawa niya sa sarili para lamang hindi ito yakapin. Ang buong akala niya ay matutuwa ito na makita siya muli, pero nagkakamali siya. Dahil purong galit lang ang makikita niya sa mga mata nito, at alam niyang kasalanan niya yon. Kung sana ipinaglaban niya ang pagmamahal dito, baka masaya pa rin sila hanggang ngayon. Kinailangan niya kasi itong iwanan noon para pumunta sa Amerika at doon ipagpatuloy ang pag-aaral. At dahil ayaw niya itong malungkot sa pag-aalis niya, ay gumawa siya ng dahilan. At yun ang sabihin dito na hindi niya na ito mahal, para hindi siya nito mamiss sa kanyang pag-alis. At nagwagi naman siya, pero sobrang galit naman ito sa kanya ngayon. Sino siya? Hindi na mapigilan ni David ang sarili na huwag tanungin ang nobya nang mapagsolo sila sa kotse niya. Kanina pa lang kasi nang makita niya nag-uusap ang mga ito, ay alam niyang may mali. At nakumpirma niya pa yon nang lapitan siya nito bigla at halikan. At dahil marupok siya, ay hindi niya magawang tanggihan ang masarap nitong halik. Hindi ko siya kilala. Simpleng tugon nito na hindi magawang tumingin sa kanya. Alam kong kilala mo siya. So sino siya? Ayoko nang pinag-o-overthink ako. May pagbabanta sa boses niya pero tila hindi ito natinag. Kaya naman naiinis na itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Mahirap na. Baka maaksidente pa sila. Sasabihin mo sa akin ang totoo? O itutuloy natin dito ang naudlot kagabi? Mautiridad nitong tanong. Dahilan para nanlalaki ang matang lingunin siya nito. Seryoso ako. Sige na, sasabihin ko na. Lihim siyang napangisi. Dapat lang na maniwala ito sa kanya. Siya ba si Cedric? Your ex? Hindi ka agad dito nakaimik, kaya alam niya na ang sagot sa tanong niya. Nagbalik na pala siya. Kailan pa? Pinilit niya maging seryoso. Kahit ang totoo ay kinakain na siya ng selos. Hindi ko alam. Nakatungon-tugon nito. Kaya ba hinalikan mo ko kanina? Para pagselosin siya? This time ay hindi niya na naitago ang selos na nadarama. Pakiramdam niya ay naging rebound siya bigla. Hindi, ginawa ko yun para malaman niya may boyfriend na ako. Matapang na sinalubong nito ang mga tingin niya. Pansin niyang kinakabahan ito dahil sa paglalaro nito sa mga daliri sa kamay. Mahal mo pa ba siya? Gusto niya biglang batukan ng sarili. Bakit yun pa ang itinanong niya? Hindi na. Mabilis na tugon nito, dahilan para kumalma siya. Dapat lang. Ayoko nang may kahati. Possessive niyang saad bago ito'y hinapit at niyakap na mahigpit. Sabihin mo lang sa akin kapag hindi ka pa rin niya tinigilan. Ako ang bahala sa kanya. Mariin na lang napapikit si Lucky sa sinabing yun ng nobyo. Ang totoo ay bigla siya kinabahan. Ang seryoso kasi masyado ng mukha nito. Mabuti na lang talaga at hindi siya nito inaway.
ayaw niyang mag-away sila dahil lamang sa lalaking matagal niya nang kinalimutan at hindi naman na importante sa kanya. Ito na ngayon ang mahal niya at hindi ang taong yun. Saan mo gustong magpunta? Maya-maya ay tanong nito nang pakawalan siya. Sa bahay muna, magbibihis lang ako. Then, punta tayo sa paryahan. Sige, go. Ngayon ay nakangiti na itong muling nagmaneho. Pwede ka bang makausap? Tanong niya sa lalaki nang makita niya itong kumakain mag-isa sa loob ng resto. Inaasahan ko na yan. Maangas na tugon nito na ikinailing niya. Inihinto nito ang pagkain at sinanyasan na maupo siya na malugod niyang ginawa. Ang lalaking ito pala ang nanakit sa nobya niya noon. Bigla ay gusto niya itong sapakin para makabawi man lang sa ginawa nito. Pero pinigilan niya na lang ang sarili. Masyado siyang professional para mag-iskandalo sa public place. Tigilan mo na ang girlfriend ko kung ayaw mong magkagulo tayo. Simula niya na ikinatawa nito ng pagak. Is that a threat? Pilyo siyang ngumiti. Bakit? Natatakot ka na ba? Saglit itong natigilan, pero matapang lang na nilabanan ang mga titig niya. Tila ba ang mauunang mag-iwas sa kanila ng tingin ay siyang talo. Wala akong balak na tigilan si Lucky, kaya ako bumalik dahil sa kanya. At hindi ang kagaya mo lang ang makakapagpalayo sa akin sa kanya. Mariin niyang naikuyom ang kamao. Go on. Kung gusto mong magpagod, gawin mo. Pero ito ang tatandaan mo. Sa akin na siya ngayon, kaya kung mapatawad ka man niya, ay wala pa rin magbabago. Panguuyam niya. Muli siyang napangisi nang makita ang pagdilim ng aura nito. Mukhang hindi nagustuhan ang tinuran niya. Hindi na siya nagulat nang sungaban siya nito at kwelyuhan. Sino ka ba para magdesisyon? Hindi mo hawak ang buhay niya, kaya huwag kang pakampante. Dahil ako pa rin ang nauna. Mahina, ngunit ramdam ang matinding panggigigil sa boses nito. Sa halip na mainis, ay tinapik-tapik niya lang ang kamay nito sa kwelyo at saka mapangasar na tumawa. Ikaw nga ang nauna, but I'll make sure na ako ang magiging huli. Mark my word, Mr. Cedric. Tinabig niya ang kamay nito bago tumayo. Ako man tatalikuran niya na ito nang matigilan siya nang muli itong magsalita. Makapagsalita ka parang mahal na mahal mo siya. Ha? If I know, pinagpustahan niyo lang siyang magbabarkada. Magkakasunod siyang napalunok ng sariling laway. Paanong nalaman nito ang tungkol doon? Ngayon mo sabihin sa akin na ikaw nga ang magiging last niya. Kung malaman niya ang tungkol sa kagaguhan mo. Mahina siyang napamura. Pero hindi niya pinahalata na naapektuhan siya sa sinabi nito. Then try it, Cedric. Kung sino ba ang paniniwalaan niya sa atin? Ako na bumuo uli sa kanya? O ikaw na hindi na dapat muli pang pagkatiwalaan? Yun lang at tuluyan niya na itong iniwan. Muling ibinalik ni Lucky sa bag ang cellphone matapos niyang makausap ang nobyo. Tumawag kasi ito sa gitna ng kanyang pagtatrabaho para sabihing hindi siya masusundo. Nagtataka man ay ipinagkibit balikat niya na lang. Baka nga busy lang ito. Make sure din kasi ay hihirangin na itong CEO ng kumpanya ng mga ito. Lucky, nasabi na ba sa'yo ni Ma'am Luis na night shift ka uli mamaya? Tanong ni Harold nang makasabay niya ito palabas ng kitchen. Pareho silang may tangay na tray para iserve sa mga customer. Hindi pa eh, pero tawagan ko siya mamaya. Bakit daw? Nagkasakit daw si Ina, kaya ikaw muna ang pinapapalit sa kanya. Ah, sige, okay lang naman yun sa akin. Buong oras ay busy siya sa pagtatrabaho, kaya naman hindi na namalayan na alas 4 na pala at mag-out na siya. Matapos makapag-time out, ay nagpaalam na din siya sa mga kasamahan. Malawak ang ngiting lumabas siya ng restaurant. Ngunit napawi din yon nang makita ang lalaking kinagagalitan niya. Nang makita siya nito, ay kaagad niya itong nilapitan. Lucky, please, talk to me. Nagmamakaawang saad nito na may paghawak pa sa kamay niya. Wala na tayong pag-uusapan pa, Cedric. Tsaka pwede ba? Tigilan mo na ako. Hindi mo ba nakita? Ayos na ako. At may boyfriend na ako. Hindi magandang tignan na umaaligid ka sa akin. Inis na tinalikuran niya ito. Ngunit muli siya nitong pinigilan sa braso. Kaya namamarahas siya na pabuntong hininga at matalim na tinignan ito.
Please, tigilan mo na ako. Mahina, ngunit mariin na saad niya. Pinapanalangin niya na sana ay walang sino man sa katrabaho niya ang makakita na magkausap sila nito. I can't do that, Lucky. I love you. Hindi niya nahinayaan pa itong matapos sa sasabihin dahil malakas niyang pinadapo sa pisngi nito ang palad niya. Sa sobrang lakas nun ay halos mamula pa ang kamay niya. Magtigil ka, Cedric. Oras na kulitin mo pa uli ako ay hindi na ako magdadalawang isip na ipademanda ka. Hindi makapaniwalang napailing ito. Hindi mo magagawa sa akin yan, Lucky. Bakit hindi ang magaling mo nobyo ang palayuin mo sa'yo? Natigalgal siya sa sinabi nito. Pagkunway pagak na tumawa. At bakit ko naman yung gagawin? Dahil naluloko ka lang niya, Lucky. Hindi kanya totoong mahal. At sa pangalawang pagkakataon ay muling dumapo sa pisngi nito ang palad niya. Huwag na huwag mong sisiraan sa akin si Daven. Dahil kung may dapat akong layuan, ikaw yon at hindi siya. Bago pa siya tuluyang lamunin ng galit, ay muli niya na itong tinalikuran. Patutunayan ko sa'yo na niloloko ka lang niya. Mariin na napailing siya bago nagpatuloy sa paglalakad. Anong karapatan niya para sirain sa kanya ang nobyo niya na walang ginawa kundi iparamdam sa kanya na kamahal-mahal siya? Sirang-sira na ang araw ko ngayon dahil sa pesting Cedric na yon. Pagkababa ko ng tricycle ay inihanda ko na agad ang susi para buksan ang pinto. Pero ganun na lang ang kaba nararamdaman ko ng pagbihit ko ng seradura ay bigla na yung bumukas. May magnanakaw. Yun kaagad ang unang pumasok sa isip ko. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto at kinapa ang switch ng ilaw. Kasabay ng pagkalat ng liwanag ang sabay-sabay nilang pag-awit. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Hindi makapaniwalang nilibot ko ng tingin ang paligid. Sa harap ko ay ang pamilya ni Daven na may mga ngiti sa labi habang kumakanta. Happy birthday, babe! Lumabas sa likod ng mga ito si Daven na may hawak na cake. Sa sobrang tuwa ay namalayang ko na lang ang sarili na lumuluha. Hey, what's wrong? Hindi mo ba nagustuhan? Nag-aalalang tanong nito bago ibinigay ang hawak na cake kay Quinay at nilapitan ako para yakapin. Masaya lang ako kasi ngayon ko lang naranasan ng sorpresahin. Ngayon ko lang din naalala na birthday ko pala. Saad ko sa pagitan ng pagluha. Kita ko naman ang hindi makapaniwala mga mukha nila. Pagkunoy nakakaintindi akong nginitian. Simula ngayon, babe. Hindi mo na makakalimutan ang kaarawan mo. Dahil palagi ko yung ipapaalala sa'yo. Sincere na saad niya. Wala sa sariling hinaplos ko ang pisngi niya bago siya siniil ng mabilis na halik. Walang mapaglagyan ng saya sa puso ko ngayon kasama siya at ang pamilya niyang hindi ako tinuring na iba. Ngayon ay alam kong wala na talaga akong mahihiling pa. Let's eat na. Nagugutom na ako. Singit ni Quinay bago lumapit sa akin para ipablow ang candle. Humusal muna ako na mahinang hiling bago yun hinipan. Halos lumuwa pa ang mata ko sa gulat nang makita ang napakaraming handa sa ibabaw ng lamesa. Lima lang kami, kaya sure akong hindi namin ito mauubos. Paano mo pala nalaman na birthday ko ngayon? Kasalukuyan na kami nandito sa sala. Nakaupo siya sa mahabang sofa habang ako naman ay nakahiga at nakaunan sa hita niya. Sina Tita Michelle ay nagpaalam din agad matapos naming kumain. Mahal kita, babe. Kaya lahat ng tungkol sa'yo ay inaalam ko talaga. Bumaba ang tingin niya sa akin habang marahas niyang hinahaplos ang buhok ko. Sobrang komportable ako sa yakap at sa bawat haplos niya sa katawan ko. Masigla akong bumangon bago umupo sa lap niya. Rinig ko ang pagsinghap niya sa ginawa kong yun. Oh, babe, ang lawak ng sofa. Diyan mo pa talaga naisipang umupo? Saad nito, natila nahihirapang tono. I bit my lower lip nang makita ang pagbabataas ng Adam's apple niya. Mas gusto ko dito, babe. Panunokso ko. Come on, babe. Stop teasing me. Dahil kapag hindi na ako nakapagtimpe, sa kama ang ending natin. Paos, pero may pagbabantas sa boses niya. Dahilan para mapahagal pa ako ng tawa.
ang cute niya lang kapag natutukso. Namumula ang mukha na binagayan pa ng mapupungay na mga mata. Tinignan niya ako ng masama, dahilan para huminto ako sa pagtawa. Pikon ng dating playboy. Sorry, ang cute mo kasi. Nanggigigil na pinisil ko muna ang pisngi niya bago bumaba sa kanyang kandungan. Marunong ka ng mangasar ha? Malakas ako na patili nang higitin niya ako. Dahilan para muli akong mapaupo sa lap niya. Huwag mo nang gagawin uli yun dahil kapag ako hindi nakapagpigil, aanakan kita. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko. Kaya naman naiinis na hinampas ko siya sa dibdib. Umuwi ka na nga, inaantok na ako eh. Pikon. Tumatawang ikinulong niya ang mga kamay ko sa kanan niyang kamay. Habang ang isa niyang kamay ay inilagay sa batok ko para hilain ako at siliin ng halik. Sa gabing yun, muli naming pinagsaluhan ang ikatlong beses naming paghahalikan. Akyat lang ako sa room. Nagtatampo ng sinagared eh. Sige lang, huwag magpapakalasing ha. Wika niya sa nobyo nang magpaalam ito sa kanya. Panggabi na siya ngayon, kaya naman nandito rin si Daven para bantayan siya. Nagkataon naman na nag-aya ang mga kaibigan nito na mag-inom. Kaya heto at nagpaalam sa kanya ngayon. Opo, Master. Tugon nito na talaga sumaludo pa sa kanya bago tuluyang umalis. Natatawang hinabol niya na lang ng tingin ang papalayong lalaki. Siya namang pagsulpo ng manager nila. Laki na ng pinagbago ni Sir Daven ah. Simula na maging girlfriend ka niya. Nakakatuwa. Wika nito, nakatulad niya ay nakatingin din sa binata. Kaya nga po eh. Sige po, dalhin ko na po ito sa table 18. Yun lang at lumabas na rin siya sa kitchen. Ganado siya sa buong oras ng pagtatrabaho. Wala na rin nagtanggapang bumastos o magsungit sa kanya. Dahil na rin sa pananakot ni Daven. Minsan na nga rin itong sinabi sa kanya na tumigil na siya sa pagtatrabaho at siya na lang ang intindihin. Namariin niya namang tinanggihan. Ayaw niya namang iasa na lang ang buhay dito. Siyempre, may sarili pa rin siyang buhay. Napagpasyahan niyang bumalik na uli sa pag-aaral. At dahil overage na siya, kaya naman sa ALS na lang siya nag-enroll. Lucky, pwede ba ikaw na lang mag-serve nito sa table 37? Nakikiusap yung customer eh. Gusto ko daw makita. Wika ni Irish na panggabi din nakasamahan niya. Oo naman, sino ba yon? Nagpakilala ba? Kinuha niya dito ang hawak na tray. Yung lalaki din na naghihintay sa'yo noong nakaraang araw. Natigilan siya sa narinig. Gustuhin niya man na mag-back out ay hindi na maaari. Ayaw niya magtaka pa ito. Kinalma niya na lang ang sarili. Hindi na dapat siya nagpapa-apekto sa lalaking yon. At ngayon ang huling beses, natitiyakin niyang guguluhin siya nito. Buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Masiglang wika nito nang makita siya. Hindi ka babakasan ng kahit anong emosyon ng mukha niya nang ilapag ang mga order nito. Kung gusto mo akong makausap, huwag dito. Malamig na sambit niya. Kailangan niya itong mapaalis dito dahil tsak na makikita ito ni Daven at baka magkagulo pa. Bakas ang saya sa mukha nito nang tumayo. Buti naman pumayag ka nang kausapin ako. Anito na hinawakan pa ang mga kamay niya. Ako mang babawiin niya ang mga kamay dito nang may magsalita sa likuran niya. Diba ang sabi ko tigilan mo na ang girlfriend ko? Bobo ka ba at hindi makaunawa? Halos kumulog ang galit na boses na yun ni Daven sa apat na sulok ng bar. Kinakabahan naman na hinarap siya ni Lucky. Mag-uusap lang kami bro, hindi ka dapat mangamba. Panguuyam nito na lalo lang ikinakulo ng dugo niya. Walang pag-aalinlangan na mabilis niya itong nilapitan at sinapak sa mukha. Pilian ang mga tao nang tumilapon sa sahigal na laki. Kinakabahan naman na pinigilan siya ni Lucky nang akmang susuguri niya uli ito. Babe, tama na please. Pakiusap nito na siyang nagpakalma sa nanginginig niyang laman. Umalis na lang tayo dito. Dagdag nito sabay higit sa braso niya. Siya naman pagtayo ni Cedric na tila baliw na tumatawa na siyang nagpahinto sa kanila. Takot na takot kang makausap ko si Lucky ah. Bakit? Nag-aalala ka ba na sabihin ko sa kanya ang totoong dahilan? Kung bakit mo siya niligawan? Pinaghalong kaba at galit ang nararamdaman niya sa mga oras na to.
Matalim na tinignan niya ito at dinuro. You shut up! Hindi, David. Magkakaalaman tayo ngayon ng baho. I said shut up! Umanda siyang muli itong susugurin nang sumingit na sa kanila si Lucky na puno ng pagkalito ang muka. Tumigil nga kayo! Ano ba? Para kayong mga bata! Bakit hindi ang bait-baitan mong nobyo ang patahimikin mo, Lucky? And you must listen to me. Hinawakan niya sa braso ang dalaga at sininyasan na umalis na lang sila. Nakakaunawa naman tumango ito. Marahil ay naagaw na naman kasi nila ang atensyon ng mga tao. Pinagpustahan ka lang ni Daven at ng mga kaibigan niya, kaya ka lang niya niligawan. Pareho silang natigilan sa sinabi nito. Rinig niya ang pagsinghap ng mga tao sa paligid at ramdam niya ang pagluwag ng kapit ni Lucky sa kamay niya. Anong sinabi mo? Marin siyang napapikit nang bitawan siya nito at lapitan ng lalaki na ngayon ay malawak ang pagkakangisi. Lucky, please, umuwi na tayo. Hindi siya nito pinansin. Ano sinasabi mo, Cedric? This time ay garalgal na ang boses nito. Pinagpustahan ka lang ni na Daven, kaya siya bigla ng gulo sa buhay mo at niligawan ka bigla. Shut up, Cedric! Totoo ba yun, Daven? Ngayon ay siya naman ang hinarap nito. Nangingilid sa luha ang mga mata nito. At daig pa ang sinaksak ng punyal nang makita ang labis na lungkot at sakit sa mukha nito. Mariin siyang napailing. Let's get out of here, babe. Please. Tinangka niyang hawakan ang mga kamay nito pero marahas lang nito yung tinabig. Yung tanong ko ang sagutin mo. Totoo ba? Kung pwede nga lang na mabulag siya ngayong araw ay ginawa niya na para lamang hindi makita ang malungkot nitong emosyon. Saglit siyang natahimik at hindi agad makasagot. Niwala rin siyang pakialam sa mga taong nakapalibot sa kanila. Si Lucky lang ang mahalaga sa kanya ngayon. Daven, ano ba? Oo, totoong pinagpustahan ka lang namin, pero... Marahas nang bumaling ang mukha niya nang malakas siya nitong sampalin. Katulad ka rin nila. Puno ng sakit ang boses nito bago siya tinalikuran at tumakbo palabas ng bar. Nanghihinaman ay pinili niya pa rin itong sundan. Samantala, itinapon naman palabas ng mga bouncer si Cedric na may ngisi sa mga labi. Konti na lang, Lucky, at muli kang babalik sa akin. Nakangising nilisa niya ang bar. Mabuti na lang pala talaga at pinaimbestigahan niya si Daven at ang dalawa nitong kaibigan. Swerte lang din at may maganda siyang kaibigan na siyang tumulong sa kanya. Nilasing kasi nito ang kaibigan ni Daven na si Garrett. Pagkatapos ay inakit at doon na nagsimulang magtanong ng tungkol kina Daven at Lucky. May maganda rin palang na idudulot ang pagiging matakaw sa babae ng mga yon. Mabilis na lumipas ang dalawang linggo pero ang sakit, sobrang sariwa pa rin. Sobrang durog pa rin ang puso ko ngayon. Simula nang mangyari ang gabing yon ay muli akong umiwas sa mga tao, lalong-lalo na sa dalawang lalaki na sina Daven at Cedric. Wala akong balak na pansinin kahit sino sa kanila. Pareho silang manluloko. Pareho lang nilang dinurog ang puso ko. At sa lumipas na dalawang linggo ay pinili kong magkulong dito sa aking apartment. Pagkagaling sa trabaho na palagi ko na rin ginagawa noong hindi ko pa nakikilala si Daven. Noon, akala ko ay malabo na mangyari uli ito sa akin. Ang maging mag-isa ako. Pero hindi pala. Ngayon ay muli ko itong nararanasan. Hindi rin ako umalis sa bar. Sinabihan kasi ako ni Sir Dylan na hindi ako dapat mangamba. Dahil oras daw na lapitan ako ni Daven ay hindi siya magdadalawang isip na ipabugbog ito sa mga bouncer. Umabot na rin kasi sa kanya ang nangyari. At masaya ako na hindi siya nakikisali sa problema namin ng kapatid niya. Pero ang ipinagkaiba lang, ngayon ay mas pinili ko ng lumaban pa. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral dahil aminin ko man o hindi. Alam kong mas ganado na ako mabuhay ngayon kahit na mag-isa lang. Kagagaling ko lang sa sementeryo. Dinalaw ko kasi si nanay at tatay. Malapit na ako sa bahay nang mamataan ko si Cedric sa tapat ng aking bahay at tila may hinihintay. Husang tumaas ang isa kong kilay nang gumawi ang tingin niya sa akin. Ang naiinip niyang muka ay napalitan ng ngiti na makita ako. Kaagad niya akong nilapitan. Kanina pa kita hinihintay?
Sinabi ko bang hintayin mo ko? Nilagpasan ko siya at diretsong pumasok sa loob ng bahay. Gusto kasi kitang makausap. May iaalok ako sa iyong trabaho. Natigilan ako nang maramdaman ang pagpasok niya rin dito sa loob. Kaya naiinis ko siyang nilingon. Sinabi ko bang pumasok ka? Pasensya na. Kakamot-kamot pa ito sa batok. Hindi ako interesado sa trabahong sinasabi mo. Tsaka pwede ba? Tigilan mo na ako. Hindi porket ikaw nagsabi sa paluloko ni Daven sa akin ay mapapatawad na kita. Wala pa rin nagbago, Cedric. So please, umalis ka na. Sa tuwing tinutulak mo ako palayo sa'yo, ay lalo ko lamang naiisip na mahal mo pa ako, kaya nasasaktan ka pa rin sa nagawa ko sa'yo noon. Naningkit ang mga mata ko sa sinabi niya. Ang kapal talaga ng mukha. Nagpapatawa ka ba? Hindi na kita mahal, Cedric. Matagal na. Then, go out with me. Spend your 1 week with me. At kapag na-realize mo na hindi mo talaga ako mahal, nahayaan na kita. Hindi ko na ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Natahimik siya sa sinabi nito. Gusto ko rin naman na maging masaya ka sa piling ng lalaking mahal mo. Kaya kung hindi mo talaga ako mahal, then palalayain na kita. Matagal siyang natahimik bago tumango. Ipangako mo lang natitigilan mo na talaga ako. You know me, Lucky. May isang salita ako. Malawak na ang ngiting nilisa ni Cedric ang bahay ng dalaga. Totoo siya sa kanyang sinabi dito. Sa halos 2 linggo niyang pagsunod-sunod dito, ay malaya siyang nakikita ang mga lungkot sa mukha nito. At doble ang sakit nun sa kanya. Kaya nga kung bibigyan siya uli nito ng pagkakataon na mahalin muli siya, ay talagang gagawin niya ang lahat, huwag lang itong masaktan muli. Mahal na mahal niya ito, at malinis ang intensyon niya dito. Kaya niya lang nagawang sabihin dito sa harap ng maraming tao ang ginawang panluloko ni Daven, ay dahil ayaw niyang sumasaya ito sa kasinungalingan. Pero kapag mangyaring hindi pa rin siya magawang mahalin nito, ay titigil na siya at hahayaan na ito. Pero isa lang ang hiling niya, na sana ay tuluyan na siya nitong mapatawad. Ang kapal naman ang mukha mong magpakita at kausapin ng nobya ko? Napangisi siya nang marinig ang galit na boses sa kanyang likuran. Hindi na para lingunin niya ito dahil kilalang kilala niya ang boses nito. So hindi ako nagkamali. Ikaw nga yung lalaki na palaging umaaligid sa bahay niya at palaging nakasunod sa bawat niyang galaw. Nakapamulsang hinarap niya ito. Kita niya kung paano ito natigilan sa sinabi niya. Lalaki din siya, kaya alam niyang mahal din nito ang dalaga. Hindi niya lang maiwasang mainis sa isiping ginawa nitong manok ang dalaga para pagpustahan. Ano pa kaalam mo? Tigilan mo si Lucky. You're late for that. Kita mo naman siguro na pinapasok niya ako sa loob. Na alam kong hindi mo na mararanasan. Pangaasar niya, kung sa huli ay ito pa rin ang pipiliin ni Lucky, magpapaubaya siya. Pero una, pasasakitan niya muna ito. And, huwag ka na rin magmalaki pa sa akin, Mr. Aragon, dahil wala ka na rin pinagkaiba sa akin. Parehas lang natin siyang nasaktan. Pinagkaiba lang, mukhang ako ay may chance pa na patawarin niya. Patunay na yung ginawa niya kanina, pero ikaw, I don't think so. Hindi na siya nabigla nang marahasya nitong kwelyuhan. Kita niya ang nagliliyab sa galit ng mga mata nito. Pero sa halip na magimbal ay tinawanan niya na lang ito. Ganyan nga, maasar ka, Daven. Tinapik niya lang ang kamay nitong nasa kwelyo niya at saka ito tinalikuran. Pero natigilan siya nang may maalala. And, I forgot. Mabilis na nilapitan niya ito at sinapak sa mukha. Suntok yan, dahil sa ginawa mong manok ang prinsesa ko. Hindi pa ito nakakabawi nang muli niyang sapakin. At ito ay para sa pananapak mo sa akin. Narinig niya pa ang pagmumura nito, pero hindi niya nalang pinansin dahil muli niya na itong tinalikuran. Samantalang nangingit-ngit naman sa galit na tinanaw lang ni Daven ang papalayong figura ng lalaki. Kanina, nang makita niya itong pinapasok ni Lucky sa apartment nito, ay gustong-gusto niyang sugurin ang mga ito at patalsikin ang hayop sa loob ng bahay nito. Pinigilan niya na lang ang sarili dahil ayaw niya namang mas lumala pa ang galit nito sa kanya. Nagbantay na lang siya sa buong oras sa di kalayuan ng bahay nito.
para kung sakali man na may gawing masama ang lalaki ay kaagad siyang makakapunta roon. Halos mabaliw si Daven na magdamag na hindi makita sa bar si Lucky. At kinaumagahan ay inabangan niya ito ng magbukas ng bintana ng bahay nito na palagi nitong ginagawa. Pero nabigo siya dahil walang laki na nagbukas ng bintana at pinto. Tahimik din ang loob ng bahay nito. Senyales na walang tao. Ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi ang puntahan ng kapatid na alam niyang nasa kondo nito ngayon. Sa gabi lang kasi ito naka-duty sa bar. May usapan kasi sila ng kuya nito at yun ay ang hindi niya pwedeng kulitin si Lucky sa loob ng bar. At oras na lumabag siya, itatanggalin nito sa trabaho ang dalaga na kaagad niyang sinang-ayunan. Ayaw niyang mawala ito sa bar dahil kapag nangyari yon ay mahihirapan na ito maghanap ng trabaho. Ayaw niya namang mahirapan pa to. Tama na yung sakit na nagawa niya. Kung sana lang kasi ay pinakinggan muna siya nito. Tsaka kahit papaano naman ay nakikita niya pa rin ito sa malayuan. What are you doing here? Pupungas-pungas na bumungad sa kanya ang kapatid nang pagbuksan siya nito ng pinto. Hindi niya ito pinansin. Sa halip ay nagdiretso ng pasok sa loob ng unit nito. Where's Lucky? Hindi ko siya nakita kagabi at wala din siya sa kanila. Yun ba? Nagpaalam siya na maglilib daw muna siya ng isang linggo. Prenteng tugon nito na ikinalaki ng mga mata niya. Maglilib? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Asan daw siya ngayon? Magkakasunod na tanong niya. Hindi na nga rin niya napigilan ang pagtaas ng boses dahil sa pagkagulat. Hey, low down your voice. Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo kita. At anytime pwede kita sipaan palabas ng building ko. Munti ka niya pang makalimutan na pag-aari nga din pala nito ang building. Kaya kahit wala itong pwesto sa kumpanya nila ay talagang mayaman na to. I'm sorry, nabigla lang ako. Nakakaunawa naman siya nitong tinignan bago sinan niya sana maupo muna. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Wala naman siya sinabi. Tsaka hindi ko naman nagtatanong. So, bakit ko mag-aaksaya ng oras para sabihin yun sa'yo? Pang-aasar nito na iningusan niya lang. Sam, Dylan Aragon, kaya hindi ka nagkakajowa. Hey, shut up. Kuya mo pa din ako, baka nakakalimutan mo. Tsaka, ano naman ngayon kung maglilib siya ng isang linggo? Babalik pa naman siya. Natahimik siya sa tinuran nito. Yun nga ang problema. Hindi niya masabi dito ang iniisip dahil baka pagtawanan lang siya nito. Iniisip mo ba na hindi ka na niya babalikan? Well, I think you deserve. Sinakta mo siya eh. Tsaka ayos na yun na maglib muna siya para makapagpahinga naman siya at ang puso niya. Hindi na naman siya nakaimik. Siguro nga ay tama ito. Mukhang kailangan niya munang hayaan ng babae na mawala sa paningin niya. Isang linggo lang naman. Saka na lang siya mag-worry kapag isang buwan na ay hindi pa rin ito bumabalik. Isang araw pa lang ang nilalagi ko dito sa probinsya ni Cedric ay tila nagugustuhan na ito ng katawan ko. Kasi naman, tahimik dito at talagang sariwa ang hangin. Maghapon lang tuloy ako natulog kahapon pagkarating pa lang namin dito. Hindi naman ito ang unang beses na nakarating ako dito. Dahil noong magjowa pa lang kami, ay madalas niya na akong dalhin dito. Dito nga rin ako tinuruan ng tamang self-defense eh. Dapat na ba ako magselos niya sa kama? Mula sa bukas na pinto ay pumasok si Cedric. Ano sinasabi mo dyan? Eh kasi kahapon pa lang pagkarating natin, dito ko agad ang pinuntahan mo. Maghapon ka kayang tulog. Tapos ngayon, parang tulog ka na naman. Pagkakakong natawa na mag-pouch siya. So after all, hindi pa rin siya nagbabago. Siya pa rin ang Cedric na nakilala ko noon na sobrang kulit. Hindi no, bala ko na nga lumabas. That's good, tama. Nakapagluto na si Manang ng sinigang na hipon. I know, magugustuhan mo yon. Hindi na ako tumanggi nang hawakan niya ako sa kamay at higitin ako papunta sa kusina. Habang kumakain ay panay kwento at tawanan lang kami ni na Manang Pasing at ng asawa niyang si Manong Alberto. Sila ang matagal na tauhan at nagbabantay nitong bahay bakasyonan ni Cedric. At syempre, magkakakilala na kami.
Nakakatuwa naman at hanggang ngayon ay bakas pa rin ang pagmamahalan yung dalawa. Muntikan na akong masamid nang marinig ang sinabi ni Manang habang nakatingin sa ginagawang pagbabalat ni Cedric sa malaking hipon. So, hindi pa pala nila alam na matagal na kaming hiwalay. Gusto mo bang maligo ng ilog? Siguradong namimiss mo na ang maligo doon. Pag-iiba niya ng usapan nang mapansin niya ang pananahimik ko. Tipid na tumango na lang ako. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpasya na rin kaming magpunta sa ilog at maligo. Tulad ng dati ay marami pa rin ang naliligo dito. No wonder, malinis kasi ang tubig dito at syempre ang paligid. Mukhang painting nga lang ang lugar na to dahil sa sobrang ganda. Nasa ibaba kasi ng bundok ang lugar na to kaya naman mahirap rin sumagap ng signal. Nag-i-enjoy ka ba? Matapos maligo ay napagpasyahan naming mamingwit. Sobrang namiss ko talaga ang kumain ng ginataang hito. Oo naman, sobra. Naalala mo? Ganito rin tayo palagi noon. Naalala ko pa nga noong unang beses mo mamingwit. Todo iyak ka. Kasi wala ka man lang nahuli kahit isa. Pero ikaw naman na nakaubos lahat ng hito. Grabe ka. Tumatawang inarapan ko siya. Ipaalala ba naman ang katakawan ko dati? So, mamaya, badminton naman tayo. Masiglang tumango ako. Matagal na rin mula nang tinigil ko ang larong yun. Siya kasi ang nagturo ng larong yun. Kaya nang iwan niya ako, tinigil ko na rin lahat ng ginagawa namin noon. Sige ba, basta huwag mo kong tatawanan kapag hindi ko nasa long shuttle ka, ha? Promise. Walang paglagyan ng saya sa puso ni Cedric habang lihim na pinagmamasdan ng babae. Hindi niya akalain na muli niyang makikita ang mga tawa nito na siya pa mismo ang dahilan. Mukhang hindi talaga siya nagkamali na dalhin ito sa probinsya. At sisiguraduhin niyang pagkatapos ng isang linggo, limot na nito ang problema sa naiwang lugar. Sa halip na magpakalunod sa alak, ay pinili na lamang ni Daven na isubsob ang sarili sa trabaho. Sa loob ng 5 araw, ayun lang ang daily routine niya. Gigising, papasok sa trabaho, pagkatapos ay uuwi na. At naiintindihan naman siya ng mga kaibigan niya. Ika na mga ito ay mukhang nahanap na nga niya ang babaeng pumutol sa kanyang sungay. Hindi na ako makapaghintay na muli kang makita. Pinapangako ko, oras na bumalik ka, aayusin ko ang lahat sa atin. Pero sana sa pagbabalik mo, ayoko pa rin ang mahal mo. Kasalukuyan siyang nasa veranda at tahimik na nakamasid sa mga bituin. Bukas ang 6 na araw na hindi niya nakikita ang dalaga. At aaminin niyang sobra niya na itong na-miss. Walang gabi na hindi niya hinahanap ang kaswitan nito. At ang laging paghalik sa kanyang pisngi. Mapait siyang napangiti sa isipang hindi man lang siya nito hinayaang makapagpaliwanag. Pero hindi niya naman ito masisisi. Alam niya ang nakaraan nito. Pero mas pinili niya pa rin na huwag sabihin dito ang totoo. Marahas siya napabuga ng hangin bago na pagpasyahang pumasok na sa loob. Kailangan niya matulog na maaga. The day after tomorrow ay muli niya na itong makikita at hindi na siya makapaghintay pa. Tumigil sa paglalakad si Cedric na makita ang nakatalikod na bulto ni Lucky. Tahimik itong nakaupo sa kawayan na upuan at nakatingala sa madilim na kalangitan. Aaminin niyang sa 5 araw nilang magkasama ay ayos naman. Pero ramdam niya na tila may hinahanap ito at alam niya kung sino yon. Masakit man, pero ngayon ay inuumpisahan niya na natanggapin na hindi na talaga niya maibabalik pa ang pagmamahal nito sa kanya noon. Talagang si David na ang nagmamay-ari sa puso nito. Namimiss mo na siya, ano? Gulat na nilingon siya nito. Sinasabi mo? Napangiti siya. Hindi pa rin ito nagbabago. Hilig pa rin magmaang-maangan kahit huling-huli na. Alam mo kung sinong tinutukoy ko. Tugon niya na pinisil pa ang tungki ng ilong nito. Hindi naman kaagad ito nakaimig, kaya mapait siyang napangiti. I'm sorry. Kung nang himasok ako sa inyong dalawa, kung kinakailangan ko siyang pangunahan sa pagsasabi sa iyo ng totoo. Seryosong saad niya na hindi ito binalingan ng tingin, pero ramdam niya ang saglit nitong pagtingin sa kanya. Inisip ko kasi na baka kapag nalaman mong niloko ka lang, ay kamunihan mo siya at kalimutan para muli mong ibaling sa akin ang pagmamahal mo.
Pero hindi pala. Dahil nararamdaman ko na hanggang ngayon, siya pa rin. Siya talaga ang mahal mo. Mara siya napabuga ng hangin nang wala man lang narinig na salita mula rito. Siguro ay hinahayaan lang siyang maglabas ng saloobin. Pero alam mo ba? Nakangiting hinarap niya ito at hinawakan ng dalawang kamay. Nararamdaman ko rin na mahal ka rin niya. Umunot noo ito nang marinig ang sinabi niya, kaya naman bahagya siyang natawa. Sabi na at makukuha niya ang atensyon nito. Kasi pinatalo niya at itinigil na ang pusta. Kaya man din bago na uli ang condo unit niya ngayon. Kasi yung isa ay naging premium ni Garrett na kaibigan niya. Gulat at hindi makapaniwalang tinignan niya si Cedric. Nagsasabi ba ito ng totoo? Kasi kung ganun, kaya pala hindi siya kaagad na sagot ni David noon tungkol sa tanong niya kung anong ginawa nito sa lumang kondo. Ang tanging sinabi lang nito ay gusto niya na lang ng bago. Kaya naman pala dahil natalo ito sa pustahan. Kaya maniwala ka sa akin at subukan mong pakinggan ang paliwanag niya. Bakit mo sinasabing lahat ng yan sa akin? Hindi niya na mapigilang itanong. Ang inaasahan niya kasi ay sisirain nito ang dating nobyo niya sa kanya. Pero kabaligtaran, dahil sa nangyayari ngayon, ay tila inalalakad pa nito si Devon sa kanya. Dahil ayaw ko na nakikitang malungkot at nasasaktan ka. Lucky, oo, tumatawa ka. Masaya ka. Pero yung sayang ipinapakita mo ay may halong lungkot at pangungulila. At alam ko naman ang dahilan nun. Nahihiyang nag-iwas siya ng tingin. Talagang ang kilala siya nito. Hindi niya tuloy maiwasang mahiya. Dahil ito na nga ang kasama niya, pero ibang lalaki naman ang nasa isip niya. At inihiling na sana ay kasama niya ngayon. Siguro nga ay hibang na siya para hilingin na muling makasama ang lalaking ginawa siyang manok para pagpustahan. Pero hindi niya malabanan ang kanyang nararamdaman. Habang tumatagal ay lalo niya lang itong namimiss. Akala niya kapag napalayo siya dito ay makakalimutan niya na ito. Pero hindi pala, maling-mali siya. Pasensya na. You don't need to feel sorry. Hinawakan nito ang baba niya upang magpantay ang mukha nila. Naintindihan ko, tanggap ko na, na siya na talaga ang mahal mo. At hinding-hindi na magiging ako. Pero may isa lang akong kahilingan. Tumigil itong saglit upang alisin ang ilang hibla ng buhok niya na tumatabing sa kanyang muka. Siguro, isa sa minahal niya noon sa lalaking ito ay ang pagiging gentleman nito. Dahil kahit ilang taon silang magjowa noon, hindi mo lang siya nito nagawang halikan sa labi. Sana, ay mahanap mo na ang kapatawaran dyan sa puso mo. Alam ko mahirap akong patawarin, pero handa akong maghintay. Ash, hindi mo na kailangan maghintay. Dahil pinatawad na kita, yung araw na hinayaan kitang pumasok sa loob ng apartment ko, yun din ang araw na napatawad kita. Mahirap kalimutan ang nakaraan, pero sa tulong ng pagmamahal natin sa isa't isa, magagawa natin yung kalimutan. Lumapit siya dito para bigyan nito ng panandali ang yakap. Mahal pa rin kita, Cedric, pero bilang kaibigan na lang at masaya akong nauunawaan mo ko. Napangiti siya nang tinugon nito ang yakap niya. Salamat, Lucky. Pagkunoy lumayo din ito kaagad. So, pwede ba uling makahiling? Tinasa niya ito ng kilay. Pwede bang bukas? Alisin mo muna sa isipin mo si Daven. Ibalik mo muna sa akin ang atensyon mo. Last day na natin dito bukas eh. Muli siya napangiti. Nakala niya naman kung ano na. Oo ba? At muli ay nagyakapan sila. Lihim siyang nagpapasalamat sa Diyos. At ang kinikimkim niyang galit noon kay Cedric ay unti-unti nang humuhupa ngayon. At pinapangako niya, oras na makauwi siya, ay ang relasyon naman nila ni Daven ang aayusin niya. Alam niyang may kasalanan din siya dito. Dahil hindi niya man lang ito pinakinggan. Kaya sana ay hindi pa huli ang lahat para sa kanilang dalawa. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Opo, boss. Magkasama po sila ni Cedric sa probinsya nito. Mariin niya na ikuyom ang kamao. Ito yung kapitong araw na wala si Lucky. Kaya naman nagpa siya na siyang paimbestigahan kung saan ito nagsuot.
Alam niya nangako siya na hindi ito pakikialaman sa bakasyon nito. Pero hindi na siya nakapagpigil. Sobra niya na itong na-miss. At isa pa, nag-aalala din siya dito. Kaya naman umupa na siya ng private investigator para alamin ang pinuntahan ng dalaga. At ngayon nga ay galit na pinagbabato niya ang bawat bagay na mahawakan. Ang isip niya ay punong-puno ng katanungan habang ang puso ay sobrang durog. Hindi niya matanggap na kaya hindi nito nagawang pakinggan ng paliwanag niya ay dahil ginawa lang siya nitong rebound at hindi naman siya nito totoong minahal. Dahil all this time ay si Cedric pa rin ang laman ng puso nito. He felt so wasted. Kaya naman maaga siya nag-out sa opisina at kaagad na nagdiretso sa bar. Salamat sa paghatid. Pasok ka muna. Binuksan niya ng maluwag ang pinto para makapasok din si Cedric. Kakadating lang nila, galing sa mahabang biyahe. Salamat. At talagang nakakapagod ang mahabang biyahe. Pabagsak na naupo sa sofa. Bahagya naman siyang natawa sa tinuran nito. Iniwan niya muna ito saglit para dalhin ang mga gamit sa kwarto. Pagkunway pumunta ng kusina para kumuha ng maiinom. Uminom ka muna. Salamat. Diretso nitong ininom ang binigay niyang tubig. Sige na, mauna na rin ako. Nagpahinga lang ako saglit. Sige, mag-iingat ka ha. Hinatid niya ito hanggang sa pintuan. Nang mawala na sa kanyang paningin, ay sa kanya na lang uli sinara ang pinto. Pagod na umupo siya sa sofa. Ginabi na sila na nakarating dito. Dahil na rin sa sobrang layo ng probinsya ni na Cedric. Samantala, mapait na napangiti si Daven nang makita ang papaalis ng sasakyan ni Cedric. Lahat na nangyari kanina ay nakita niya. Ang paghatid nito kay Lucky at pagpasok pa nito sa bahay. Pagkak siyang natawa nang makumpirmang totoo ang lahat ng binigay na impormasyon sa kanya ng kanyang PI. Pero hindi na siya makapaghintay pa ng bukas para puntahan at kausapin si Lucky. Bahala na kung anong mangyari. Naalimpungatan ako nang makarinig ng magkakasunod na katok sa pinto. Nang tignan ko ang orasan ay mag-aalas 10 pa lang ng gabi. Sa sobrang pagod ay hindi ko namalayan na nakatulog pala ako dito sa sofa. Muling bumaling ang tingin ko sa pinto nang maulit ang katok. Saglit. Nagtataka man ay hindi na ako nagdalawang isip na buksan ang pintuan. Na sana pala ay hindi ko na lang ginawa. Dahil halos mapatili ako sa gulat nang mapagsino kung sino ang kumakatok. Walang iba kundi si Daven. Mukha itong lasing base na rin sa mapupungay na mga mata at halos hindi na rin makatayo ng maayos. Totoo nga, dumating ka na. Wika nito sa lasing na tono. Nag-aalala man ay pinigilan ko pa rin ang sarili na lapitan siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko naitago ang kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Akmang iimik pa lang ako nang humakbang siya papalapit sa akin. Dahilan para mapaatras ako. At yun ang kinuha niyang pagkakataon para tuluyang makapasok dito sa loob. Mas lalo lang lumala ang kaba ko ngayon. Isinara ko muna ang pinto bago siya hinarap. Kung ano man ang kailangan mo, pwede bang bumalik ka na lang bukas kapag hindi ka nalasing? Ayoko man siyang sungitan ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gustong gusto ko siyang sermonan ngayon. He looks so wasted. Gulo ang buhok habang gusot-gusot ang suot na polo. Totoo pa lang si Cedric ang kasama mo? Kaya ka nawala ng isang linggo? Natahimik ako. Paano niya nalaman? Bakit? Kaya ba hindi mo man lang ako nagawang pakinggan noon? Dahil sa kanya? Dahil all this time siya pa rin ang mahal mo? At hindi ako? Napasinghap ako nang magtaas siya ng boses. Umiigtin din sa galit ang kanyang panga na tila anumang oras ay handa akong sakmalin. Bukas na tayo mag-usap. Lasing ka. Hindi ako lasing. Tsaka bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Bakit? Si Cedric lang ba ang may karapatang pumasok dito? Kinakabahan ako nang magsimula siyang humakbang papalapit sa akin. Huwag ka lalapit. Kada hakbang na ginagawa niya ay siya naman pag-atras ko para na rin akong aatakihin sa sobrang bilis ng dibdib ko ngayon.
At sino ba namang hindi matatakot sa kanya? Ang dilim ng aura niya. Nagtatagis pa ang bagang niya habang nag-aapoy sa galit ang mga mata. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit at bakit siya pa ang may ganang magalit. Mahina akong napamura nang maramdaman ng malamig na dingding sa aking likod. At bago pa ako makatakbo papasok sa kwarto, ina-corner niya na ako sa dalawang braso niya. Daven, halos pabulong na lang nasambit ko, pero hindi niya yun pinansin. Sa halip ay inilagay niya ang kamay sa batok ko upang siliin ako ng halik. Agresibong halik. At dahil malakas siya, ay halos hindi man lang siya natinag sa ginagawa kong pag-alpas. Huwag mo kong pahirapan lagi, sambit niya sa pagitan ng paghalik. Kiss me back, kung ayaw mong paduguin ko ang labi mo. May pagbabantang saad niya, pero mariin ako nagmatigas. Muli niya akong siniil ng halik, hanggang sa naramdaman ko na lang ang sarili ko na nakahiga na sa malambot kong kama. Wag, please. Umiiling na pagmamakaawa ko nang subukan niyang sirain ang suot kong damit. Saglit siyang natigilan at mariin niya akong pinakatitigan. I'm sorry, but I really need to do this. Mahal kita, kaya dapat lang nabuntisin na kita para wala ka ng kawala pa. Yun lang at marahas niyang sinira ang suot ko. You're mine, Lucky, at hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Kasabay na muli niyang pag-angkin sa labi ko ang pagtulo ng luha ko. And tonight, I was claimed by the billionaire. Nagising ako nang maramdaman ng mga pinong halik sa aking muka. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. At ganun na lang ang pagkagilalas ko nang bumungod sa akin ang napakagwapong mukha ni Daven. Hindi ko lang maiwasang magtaka kung bakit siya may pasa sa muka. Kagabi naman ay wala yun. Basa ang buhok nito. Sinyalis na katatapos lang maligo. Good morning, babe. Nakangiting bati nito na parang walang ginawa kagabi. Ikaw, aray. Napangiwi ako nang maramdaman ang pananakit ng aking gitna. Hindi ko namang maiwasang mapaluha dahil sa nangyari kagabi. Shh, huwag ka nang umiyak. Nagluto na ako ng soup. Maganda yun para guminhawang iyong pakiramdam. Nagigilty na pinunasan niyang luha sa aking muka bago lumabas para kuhanin ng soup. Hindi ko naman magawang gumalaw man lang dahil sobrang sakit talaga. Pakiramdam ko ay lalagnatin ako. Hindi porket kakainin ko yung sabaw mo ay mapapatawad na kita. Nakahirap kong saad bago sinimulang lantakan ang mushroom soup na niluto niya. Kahit anong pagpapahirap ang gawin mo, malugod kong tatanggapin dahil mahal kita, Lucky. Puno ng katotohanan na wika niya. Dahilan para mag-init ang dalawa kong pisngi. Bakit kasi hindi pa rin ako nasanay na marinig sa kanya ang magic words na yon? Kinuha mo ang paggabirehen ko, dapat lang napanagutan mo ko. Kunwari ay galit na inarapan ko siya. Kahit wala naman talaga nangyaring pamimilit kagabi, dahil kaagad din siyang huminto nang mapansin na umiiyak ako. Tinuloy niya lang na sabihin kong mas magagalit ako kung hindi niya itutuloy ang nasimulan. And then, boom, the bataan becomes navotas na. That's what I'm doing now. Huh? Hindi ko kaagad na gets ang sinabi niya hanggang sa dumako ang tingin ko sa kutsarang hawak ko. At halos magningning ang aking mga mata sa gulat na makita roon ang diamond ring. Anong ibig sabihin nito? Antang ako para magtanong pa. But, hell, masisisi niyo ba ako? Ngayon sobrang dumadagungdong na ang dibdib ko. Lumapit siya sa akin at kinuha ang singsing mula sa kutsara bago lumuhod sa harapan ko. Lucky Ayala, will you marry me? Malamang, papakasalan kita. Binutas mo na kaya ang bataan ko. Natatawang tugon ko. Kakamot-kamot naman sa ulo na tumayo ito bago kinuha ang aking kamay. At sinuot mula roon ang singsing. Woo! Kasalan na! Napasinghap ako sa gulat na magsulputan si Nagared, Jansen at buong pamilya niya. Congrats anak! Sigurado magkakaupo na kami. Halos magkapanabay na saad ng magulang niya. Yee!
Excited na akong magkapamangkin. Si Queen ay na may pagtili pang nalalaman. Huwag ka na mag-alala, Lucky. Nasapak ko na yan para magtanda. Singit naman ni Kuya Dilan na ikinangiti ko. Bro, huwag mo na nga akong ipahiya sa mapapangasawa ko. Tila batang reklamo niya. Hayaan mo na si Kuya Dilan, ganyan talaga kapag walang jowa. Natatawang biro ko. Hey, how dare you? Para ilaglag ako, pinagtanggol na nga kita sa kumag na yan. Napuno ng tawanan ang aking silid dahil sa sagutan ng magkapatid na to. Nakangiti, pero abot-abot naman ang kabang nararamdaman ni Daven habang nakatayo siya sa gilid ng altar. Ngayong araw na kasi gaganapin ang pag-iisang dibdib nila ni Lucky at hindi niya maiwasang huwag mag-overthink. Ang pangit mong kabahan, tol. Nangaasar na tinapik siya sa balikat ni Garrett. Tumigil ka. Palibhasa, hindi ka wang nasa katayuan ko. Inungusan niya ito. Pero salamat, kundi dahil sa dare mo, hindi ako magiging interesado sa kanya. Sus, wala yun. Masaya ako para sa'yo, pare. At nahanap mo na ang taong pag-aalayan mo ng lahat. Napangiti siya, pero hindi niya na ito nagawa pang pansinin. Dahil dahan-dahan nang bumukas ang malaking dalawang pinto ng simbahan. At sa saliw ng kantang Beautiful in White, ay mabagal na naglakad si Lucky papalapit sa pwesto niya. Nakaalalay dito si Cedric na nakasundo niya na rin. Sa dami ng tao sa simbahan, ay sa babaeng ito lang napako ang paningin niya. Totoong napakaganda nito sa suot. Abot-abot ang pasasalamat niya sa Panginoon at hindi nito hinayaan tuluyang mawala sa kanya ang babaeng matagal niya nang pinapangarap. Samantala, hey, relax. Don't you know ikaw ang pinakamagandang babae dito ngayon? Bulong sa kanya ni Cedric nang maramdaman ang panlalamig sa kanyang mga kamay. Kinakabahan ako, Ced. Siya, back out na tayo. Baliw. Lihim na siniko niya ito na ikinatawa lang nito. Kausap niya ito, pero hindi niya halos maalis ang tingin sa binatang naghihintay sa kanya sa gilid ng altar. Kaya naman kitang-kita niya ang pagdilim ng aura nito nang makita ang ginawa niya kay Cedric. Napangisi siya sa isiping nagagawa pa nitong magselos sa araw ng kasal nila. Possessive talaga. Tol, ingatan mo ang kaibigan ko, ha? Hindi ako magdadalawang isip na bawiin siya sa'yo kapag pinaiyak mo siya. Ani ni Cedric nang ibigay nito ang kamay niya kay Daven. Masakit man, pero matagal nang tinanggap ni Cedric na hindi talaga para sa kanya si Lucky. Parte lang ito ng masayang nakaraan niya na hinding-hindi niya magagawang kalimutan. Kung iiyak man siya, yun ay dahil sa saya. Tugon naman ni Daven. Inalalayan na siya ni Daven na pumunta sa harapan ng altar kung saan naghihintay ang nakangiting pare. Ang sama mo makatingin kanina, ha? Nagsiselos ka kay Cedric, ano? Pabulong na pang-aasar niya dito. Hindi mo maiaalis sa akin yung babe. Mahal kita. Kaya parang gusto kong bakuran lahat ng lalaki sa paligid mo. Mapangangkin nitong tugon. Hindi mo kailangan magselos. Dahil sa harap ng Diyos at sa mga mahalagang tao sa buhay natin, nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Kita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Alam niyang gustong gusto na siya nitong yakapin. Hindi lang nito magawa. Nang tuluyan na silang nasa harap ng altar, ay nagumpisa na ang seremonya ng kasal. Halos pigilan na ni Daven ang paghinga nang magtanong ang pare kung may tumututol ba sa kasal nila. Mabuti na lang talaga at wala. At ang pinakahihintay nilang lahat. You may now is the bride. Pinihit ako ni Daven paharap sa kanya. Kita ko ang saya sa mga mata niya habang inaalis niya ang nakatabing sa aking mukha. Kailangan pa bang mag-kiss tayo sa harap nila? Nahihiya ako. Pabulong na saad ko nang ilapit niya ang mukha sa akin. Silly. Pilyo siyang napangiti bago nagpatuloy sa paglapit sa akin. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang tuluyang paglapat ng labi niya sa akin. At nagpalakpakan ang mga bisita dito sa loob ng simbahan. Walang pagsidlan ang sayang aking nararamdaman. Ang buong akala ko noon ay hindi ko na muli pang matatamasa ang totoong kaligayahan.
Pero simula nang dumating si Davan Aragon sa buhay ko, lahat nagbago. Dumaan man kami sa maraming pagsubok, pero sa huli, nagawa pa rin naming maayos sa mga sarili namin at ang relasyon namin. Totoo nga na kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka makakaramdam ng galit dito. Sa halip ay saglit ka lang masasaktan, pero mahal mo pa rin siya. Totoo din na habang may buhay ay may pag-asa. Dahil napatunayan ko yan ngayon, kasama ang lalaking buhat-buhat ako habang kami ipapalabas ng simbahan. I love you, Lucky. Mas mahal na mahal kita, mister ko. Kasalukuyan na kaming lula ng bago naming sasakyan na regalo ni Kuya Dylan. Nasabi ko na ba na I'm so lucky to have you? Kaya siguro Lucky ang pinangalan sa'yo kasi nakatakda ka talaga para sa akin. Noon, palagi ko talagang tinatanong kung bakit nga ba Lucky ang pangalan ko. Eh wala namang swerte sa pagkatao ko. Pero ngayon, nakuha ko na ang sagot. Totoo ngang lucky ako. Sobrang lucky ko dahil nasa akin ang lalaking pinapangarap ng lahat.